Dahil sa kahirapan at kawalan ng mataas na edukasyon, ay nakipagsapalaran si Evelyn sa Maynila upang makaraos at mabuhay. Tumakas si Evelyn sa ampunan dahil palagi siyang pinag-iinitan ng mga kasamahan niyang bata noon sa kumbento. Walang alam ang mga madre kung sino ang mga magulang niya dahil iniwan lamang siya sa harap ng simbahan. At tanging Evelyn lamang ang alam ng mga madre sa kanya dahil yun ang nakasulat sa damit niya noong sanggol pa lamang siya. Kung saan-saan siya umekstra ng trabaho para lamang maipanglaman siya sa kumakalam niyang sikmura. Hindi siya nag-aayos ng kanyang sarili para hindi siya pag-interesan ng mga lalaking nakakasalamuha niya sa pag-e-extra sa trabaho bilang tagahakot ng mga banyera ng isda. Hanggang sa inanlok siya ni Marisa na suki niya sa bilihan ng isda at sinabing mayroon itong magandang trabaho na ibibigay sa kanya. Agad na sumang-ayon si Evelyn at sumama nga siya kay Marisa at dinala siya nito sa isang magandang bahay. Tatlo silang babaeng naroon sa magarang silid. Pagkatapos ay iniwan na siya ni Marisa dahil i-interviewin na daw umano sila ng kanilang magiging madam na nangangalang Esmeralda. Magaganda ang kanyang mga kasama pero mas namumukod-tangi si Evelyn. Napakaamo ng kanyang muka at pinarisa na mahahabang pilik mata. Matangos din ang kanyang ilong at mayroong perpektong hugis puso na labi. Kayumanggi ang kanyang balat dahil batak siya sa init ng araw sa dami ng nirereketa niyang trabaho. Pumasok ang isang matanda at mukhang mataray na babae sa loob ng silid kung saan naroon sina Evelyn at ang dalawang babaeng kasama nito. Halos kita na ang kaluluwa ng babae sa sobrang ikli ng suot nito. Matapos kilatisin ni Madam Esmeralda ang dalawang kasama ni Evelyn sa silid na yon, ay siya naman ang binalingan at kinilatis nito. Nangilabot si Evelyn sa uri ng pagnisi at pagtangu-tangu nito habang sinusuri ang kabuuan niya. Tama nga si Marisa, pang VIP ka. Kaya naman ikaw ang isasalang ko para pag-agawan ng mga bilyonaryong hayok sa laman. Nakipag-argumento pa si Evelyn na hindi pagbebenta ng laman ang trabahong gusto niyang pasukan dahil lang sabi sa kanya ni Marisa ay pagiging waitress ang magiging trabaho niya. Tumindig na lamang ang balahibo ni Evelyn nang tutukan siya ng baril ni Madam Esmeralda at pinagbantaan na kapag hindi siya sumunod sa mga nais nito ay mamamatay siya ora mismo. Tanging pag-iyak na lamang ang nagawa ni Evelyn hanggang sa ipag-utos sa kanya ni Madam Esmeralda na maligo na siya at isuot na niya ang daring na damit. Nagalinlangan pa si Evelyn pero kahit labag man sa kalooban niyang gawin ang mga gusto ni Madam Esmeralda ay sinunod na lamang niya dahil ayaw pa niyang mamatay. Matapos niyang maligo ay isinuot na niya ang napakalaswang damit. Nakatutok sa sentido ni Evelyn ang bunganga ng baril. Kaya naman wala siyang nagawa kundi isuot na ng tuluyan ang napakaiksing tela na binigay nito sa kanya. Halos dibdib at ibabang parte lamang talaga ang natatakpan ng manipis na telang kulay itim. Pagkatapos ay piniringan siya nito sa kanyang mga mata. Matapos siyang maayusan ay inakay na siya ni Madam Esmeralda pataas ng entablado. Saka pinaharap sa mga bilyonaryong kanina pa nag-aantay ng kanilang pagbibidingan. Takot. Yun ang nararamdaman ni Evelyn sa mga sandaling pinag-aagawan siya ng mga lalaking gustong makakuha sa kanya. 100 million. Boses ng malamig at nakakatakot na lalaki ang nagpatahimik sa lahat. Going twice? Everyone? Tanong ni Madam sa lahat, pero wala nang sumagot. Kaya naman inanunsyo na ni Madam Esmeralda that the bidding is done. And Evelyn was sold by Mr. White. Biarlah aku menanggung semua ini, walau sering menyiksa hati ini. Ku patuhi semua suratan ini. Kuya, parang awa mo na, pakawalan niyo na po ako. Hindi po talaga ako bayarang babae. Niloko lamang po ako ng suki ko. Kasi sabi niya pagiging waitress ang magiging trabaho ko doon, hindi po bilang bayaran. Naglulumuhod na si Evelyn sa harap ni Lincoln White para lamang pakawalan siya nito. Dahil pagkatapos nga ng bidding ay inihatid na siya ni Madam Esmeralda sa lalaking nagngangalang Lincoln White. Pagkatapos ay dinala na siya ng lalaki sa napakalaking bahay nito saka siya nito tinalian sa kamay. Shut up, woman! Come here! Pleasure me!
Madiing wika ng lalaki kay Evelyn na ikinailing nito ng sunod-sunod. Dahil sa tanang buhay niya ay wala siyang alam sa mga ganitong bagay dahil laking kumbento siya. Don't try my patience, woman. Kung gusto mo pang mabuhay. Ngayon, gawin mo ang pinapagawa ko sa'yo. Or else, I will end your nonsense life. Nanginginig naman sa takot si Evelyn na lumapit sa nakaupong lalaki. Sa kanya dahan-dahan tinanggal ang sinturon nito. Nangangatog ng husto ang mga tuhod niya, kaya naman halos hindi niya matanggal ang sinturon nito. Naiinis naman na tumayo si Lincoln, saka tinanggal ang sinturon niya, kasunod ang pantalon niya. Kaya naman tumambad kay Evelyn ang naghuhurimentado nitong kargada na talaga naman napakalaki. Hinablot ni Lincoln ang buhok ni Evelyn. Itinulak niya ito sa kama, saka pinunit ang manipis na tela na suot nito. Puno ng paghanga at pagnanasa ang mga mata ng binata nang tignan nito ang kabuuan ni Evelyn. Matapos nitong pagsawa ang tignan ang kabuuan niya, ay sinabasib na siya nito ng halik. Halos magdugo ang labi ni Evelyn sa diin ng mga halik nito sa kanya. Pagkatapos, ay parang sundalo na sumulong sa gera sa tindi ng mga pagbayo na ginawa nito sa kanya. Hindi ito tumigil hanggang sa hindi ito nauubusan ng lakas. Nantuluyan na itong mapagod, ay pabagsak itong humiga sa ibabaw niya, saka ito nakatulog. Kaya naman napadaing na namang muli si Evelyn dahil napakabigat ni Lincoln. At isa pa ay masakit ang kanyang katawan. Kaya naman kahit nanghihina na siya, ay pilit niyang inalis ito sa ibabaw niya. Pagkatapos ay kinuha niya ang kumot saka nagsumiksik sa gilid ng pader. Walang patid ang pagtulo ng mga luha niya. Awang-awa si Evelyn sa kanyang sarili. Kung sana'y nakontento na lamang siya sa pagiging kargador ng mga banyera at pagiging tindera ng mga isda, ay hindi ito mangyayari sa kanya. Iyak lamang ng iyak si Evelyn habang nakatingin sa kawalan. Hanggang sa unti-unti nang bumibigat ang talukap ng kanyang mga mata at tuluyan na nga siyang nakatulog. Kinaumagahan ay maagang nagising si Lincoln. Kinapa niya ang kanyang katabi at nang maramdamang wala ito sa kama ay napabalikwas siya ng bangon. Saka kinuha ang baril na nasa ilalim ng kanyang unan. Dahil akala nito ay tinakasan na siya ng babaeng binili niya. Nang matagpuan niya itong tulog na tulog sa isang gilid habang balot na balot ng kumot ang katawan. Gamit ang wine na ininom niya kagabi ay ibinuhos niya yon sa mukha ni Evelyn. Para magising na ito dahil hindi lang pagiging bed partner ang trabaho nito sa kanya. Kundi pagiging isang katulong din. Wala na siyang mga katulong. Dahil sinabak na siyang lahat para naman hindi masayang ang binayad niyang milyones sa babaeng alipin niya. Naalimpungatan naman si Evelyn dahil sa lamig na dumaloy sa mukha niya. Kaya naman agad siyang napatayo, na pinagsisisihan niya dahil kumirot ng husto ang kanyang hiyas. Aray ko, ang sakit. Daing ng dalaga na ikinangisi lamang ni Lincoln. Ipaghanda mo ko ng makakain. Malamig na utos ni Lincoln sa dalaga na sinunod na lamang nito. Dahil awak na naman nito ang kanyang barel. Iika-ika si Evelyn na bumaba at tinahak ang kusina. Kahit na nahihirapan siya sa paggalaw, ay pinilit niya pa rin makapagluto ng pagkain nito. Tosino at ham ang iniluto niya, dahil yun ang nakita niyang maaring umagahan nito. Karamihan kasi ng naroon ay karne at mga gulay. Matapos niyang mahanda ang pagkain ni Lincoln, ay umakyat siyang muli sa silid ng lalaki. Para sabihin dito na handa na ang pagkain. Pero ayaw nitong bumaba at sinabindalhin sa silid nito ang mga niluto niya, na sinunod na lamang ng dalaga. Mas lalong sumakit ang hiyas ni Evelyn sa pag-akyat baba pero tiniis niya na lang. Dahil kailangan niyang makaisip ng plano para makatakas sa poder ng walang pusong lalaki. Inilatag na nga ni Evelyn ang pagkain ng binata sa kama nito. Saka siya naupo sa sofa pero uupo pa lamang sana siya ay nagulat siya nang itapon nito ang mga niluto niya sa sahig. Ano to? I want this steak, not this. Bulak ka ba? At hindi mo nakita ang mga nakalagay sa ref? Sorry po, hindi ko po alam. Tsaka hindi po ako marunong magluto ng steak. Lumuluhang paliwanag ni Evelyn. Dahil natatakot siya sa mga pagsigaw nito, lalo na sa anyo nito na animoy lalapa ng tao. Kainin mo yan. Ubusin mo lahat niyang nasa sahig. Kung hindi, papatayin kita. At huwag mo din susubukan tumakas. Dahil malalagot ka sa akin, naiintindihan mo? Opo. Lumuluhang sagot ni Evelyn kay Lincoln, saka na ito umalis sa kanyang harapan.
Kinain na ngang lahat ni Evelyn ang mga pagkain niluto niya na tinapon lamang ni Lincoln. Baliwala naman yun sa kanya. Dahil dati ay nangangalakal pa siya ng pagkain sa basurahan para lamang may makain siya. Matapos maubos ni Evelyn ang pagkain ay nilinisan na niya ang sahig. Saka naghanap na maaari niyang ipagpalit dahil sirang-sira na yung suot niya kagabi. Nakakuha naman si Evelyn ng t-shirt na siyang isinuot niya. Matapos niyang maligo ay tumingin na lamang siya sa may bintana para makapag-isip ng mga dapat niyang gawin. Pero wala siyang ibang matanong sa labas kundi ang mga naglalakihang puno at wala man lang katabing bahay. Nanlumo na lamang ang dalaga dahil mukhang dito na siya mamamatay. Walang kaalam-alam ang dalaga na pinagmamasdan siya sa monitor ni Lincoln. Napapailing naman ang lalaki sa ginawa nitong pagsimot sa pagkain tinapo niya kanina. At saka nito pinagmasdan ang namumugto nitong mga mata. Enough na lamang ni Lincoln ang kanyang cellphone dahil naiinis siya kapag nakikita nito ang maamo nitong mga mata. Pumunta na lamang si Lincoln sa kanyang library para muling pagmasdan ang mukha ng kanyang yumaong asawa na nagtaksil sa kanya. At ang mukha ng babaeng alipin niya ay kapareho ng mukha ng kanyang yumaong asawa. Wala naman talagang plano si Lincoln na sumali sa bidding na yon. Dahilan-dahilan lamang ng pagpunta niya sa lugar na yon ay para maglabas ng init ng katawan sa mga babaeng nagkakandara pa sa kanya. Nang hindi sinasadyang mahagip ng kanyang mata ang pamilyar na figura ng babae. Kaya naman agad siya naglatag ng malaking halaga para makuha ang babae. Na nangyari naman at agad niya itong dinala sa bahay niya. Para siyang bumalik sa nakaraan kaya naman ganun siya kasama sa babaeng binili niya. Nagpakamatay ang kanyang asawa matapos niyang malaman na naluloko pala siya nito. Nagsusumamo sa kanya noon ang kanyang yumaong asawa. Napatawarin niya ito at bigyan pa ng isang pagkakataon. Pero hindi niya ginawa dahil hindi siya tanga para gawin yon. Kinagabihan ay binalita na lamang sa kanya ng ama ng kanyang dating asawa na winakasan na nito ang sariling buhay. Saka nag-iwan ng liham na humihingi sa kanya ng kapatawaran. At nagawa lamang umano nito maghanap ng iba dahil nawawalan na siya ng oras at panahon dito. Kinuha ni Lincoln ang portrait ng kanyang asawa. Saka ito dinala sa likod ng bahay pagkatapos ay sinunog niya yon. Sariwa pa kasi ang sakit na idinulot sa kanya ni Victoria. Mabuting tao noon si Lincoln. Pero nang dahil sa panluloko sa kanya ni Victoria ay nagbago siya ng lubos at naging ibang tao na siya. 5 araw na magmula nang umalis si Lincoln dahil may kailangan daw itong ayusin na negosyo sa ibang bansa. Kaya naman tanging ako lang at si Jake na bodyguard ni Lincoln ang tanging narito sa bahay. Katulad ni Lincoln ay napakaseryoso din ng kanyang kanang kamay. Napaka-istrikto nito at talagang bawat galaw ko ay kailangan kong ipagpaalam sa kanya. Dahil iyon o mano ang utos ng amo niyang kasing sama niya. Nandito ako ngayon sa may garden at nagwawalis, saka nagbubunot ng mga damo dahil para na itong gubat at mukhang hindi man lang nalilinisan. Habang nagdidilig ako ng mga halaman ay may malakas na kamay ang tumabig sa hawak kong hose. Kaya naman sa sobrang gulat ko ay napatalon ako at nang pagharap ko ay si Lincoln pala na mabalasik ang mukha at nakakuyong pa ang mga kamao nito. Kaya naman nanindig na ang mga balahibo ko. Sino nagsabi na maglinis ka ng garden? Punong-puno ng galit na tanong nito sa akin, kaya naman napaiyak na lamang ako, saka ako napayuko. Nang bigla na lamang itong itaas ang baba ko paharap sa kanya. Papasensya na po, kasi tapos na po akong maglinis sa loob ng bahay. Tapos po nakita ko na madamo na po itong hardin, kaya po naisipan ko linisan at diligan. Sorry po, hindi na po mauulit. Hindi na ito sumagot pa, bagkus ay kinalagad na lamang ako nito papasok ng silid niya. Nadaanan pa namin ang bantay ko, na tinanguan lamang ang amo niya, saka ito lumabas na ng bahay. Pagkatapos ay sinarado na nito ang pinto. Pagkarating namin sa kanyang silid ay pabalya akong binitawan ni Lincoln, saka ako nito sinakal. Parang lahat ng dugo ko ay napunta ng lahat sa ulo ko dahil hindi na ako makahinga. Kaya naman binitawan na ako nito, saka ako sunod-sunod na napaubo. Your job is only here, not there, stupid. Sorry po talaga. Hindi na po maulit, sir. Patawad po. Nakayuko kong paghingi ng paumanhin dito. Sana lang talaga ay hindi niya kunin ang baril niya. Dahil talaga nangangatog ng husto ang mga tuhod ko kapag hawak-hawak niya yon. Take off your clothes, woman. Then give me a blowjob. Mahinahon itong utos. Alam ko naman yon.
dahil ilang beses na niya yung pinapagawa sa akin. Lihim na lamang ako napapakuyom ng aking mga kamao. Saka ko kinakagat ng husto ang ibabang labi ko para pigilan ang pagtulo ng mga luha ko. Lumapit na nga ako sa kanya, saka ko ginawa ang gusto niya. Wala ko reaksyon habang ginagawa ko yun sa kanya. Dahil feeling ko ay napakababa ko na. Napapaisip na lamang ako na kung sana ay may mga magulang ako ay hindi ito mangyayari sa akin. Palagi ko napapansin na ayaw niyang palabasin sa bibig ko ang sa kanya dahil mas gusto niyang sa loob ko yun inilalabas lahat. Matapos niya akong angkinin ng tatlong beses ay tumayo na ito saka pumunta ng banyo. Habang ako naman ay nagbihis na saka ako dumiretso sa baba para ipaghanda siya ng pagkain. Ganito na ang buhay ko ngayon, isang alipin ng napakasamang tao na nagngangalang Lincoln. Tapos na akong ihanda ang mga gusto niyang pagkain, saka na ako bumalik sa silid niya para sabihing nakapaghanda na ako ng tanghalian niya. Lumabas na ito ng kwarto, saka ako nito hinawakan sa palapulsuhan. Saka kami sabay na bumaba. Nag-aalinlangan pa akong sumabay sa kanya nang sabihin niyang sabayan ko siya sa pagkain. Pero dahil alipin niya ako, ay sumunod na lamang ako. Mamayang gabi ay pupunta tayo ng bahay ng kaibigan ko. Kaya magsuot ka ng pangkatulong na damit para may alalay ako. Seryoso nitong sabi na hindi man lang ako magawang tapunan ng tingin. Sige po sir. Sagot ko na lamang sa kanya dahil naiilang at natatakot talaga ako ng husto sa kanya. Matapos naming mananghalian ay umakyat na uli siya sa kanyang kwarto. Habang ako naman ay naglikpit na ng mga pinagkainan namin. Tapos na akong maghugas, kaya naman pumunta uli ako sa kwarto niya para kunin ang mga labahin niya. Para naman bago kami pumunta doon sa sinasabi niyang kaibigan, eh tapos ko na ang lahat ng mga gawain ko para naman hindi na ako matambakan uli ng trabaho bukas. Kukunin ko lang po sir itong mga labahan. Tumango na lamang ito saka ako lumabas na at dumiretso na sa likod ng bahay para maglaba. Dahil ayaw niyang ipagamit yung washing machine niya na binabahayan na ng ipis dahil ayaw niyang pagamitin sa akin. Natapos na ako maglaba, kaya naman isinampay ko na ang mga damit namin ni Lincoln. Sinabay ko na din kasi yung sakin para tipid sa sabon. Habang nagsasampay ako, ay ramdam ko na may mga matang nakamasid sa akin. Kaya naman inilibot ko agad ang paningin ko sa paligid. Pero wala naman, kaya naman ipinagpatuloy ko na lamang ang pagsasampay. Pawisan ako nang pumasok sa loob ng bahay, nang makasalubong ko si Lincoln na masama na naman ang tingin sa akin. Lalo na sa dibdib ko, kaya naman agad ko itong tinakpan dahil bumakat na pala yung panloob ko. Tinago mo pa, eh nakita ko naman yung lahat. Parang nag-init bigla mukha ko, kaya naman dali-dali na akong pumunta sa kwarto, pagkatapos ay naligo na ako. At hinanda ko na yung damit na pangkatulong na isusuot ko mamayang gabi. Sumapit na nga ang dilim, kaya naman gumayak na kami ni Sir Lincoln para pumunta sa bahay ng kaibigan niya. Nakakamangha talaga ang bahay ng mga mayayaman. Dahil napakaganda at ang laki din itong bahay ng kaibigan ni Sir Lincoln na hindi nagkakalayo ang laki sa bahay ng amo ko. Pagkatapos namin sa loob ay may mga tao matataas na antas sa buhay ang mga naroon. Habang ako ay sinabihan ni Sir Lincoln na maghintay lamang daw dito sa gilid at hintayin na tawagin ako kapag may ipag-uutos siya. Maraming magagandang babae ang lumalapit kay Sir Lincoln at masasabi kong lahat ng mga babaeng yon ay may pagtatangi kay Sir. Hindi ko ipagkakaila ang kagandahan ng pagiging lalaki niya. Pero kung gaano kagwapo ang mukha niya, ay ganun naman kasama ang ugali niya. Miss, who are you? Nagulat ako na may lumapit sa akin na matangkad at gwapong lalaki. Kaya naman agad akong tumayo para humingi ng paumanhin dito. Katulong po ako ni Sir Lincoln, sir. Ah, ikaw pala yung bagong katulong ng gagong yon. Grabe din si Lincoln maghanap ng maid ha? Napakaganda. Sana makahanap din ako ng kagaya mo, Miss? Evelyn po, sir. Evelyn, nice name. By the way, I'm Aidan, Lincoln's business partner and his best friend also. Nice to meet you, Evelyn. Nakangiti nitong inilahad ang kamay nito sa akin. Pinunasan ko muna ang kamay ko saka ko tinanggap ang pakikipagkamay niya. Next time, don't do that, okay? Ngalin po, sir. Yung pagpunas mo sa kamay mo? Kasi po madumi po ang kamay ko sir eh. No, it's not actually. Ang lambot nga ng kamay mo eh. Sasagot pa uli sana ako kay Sir Aidan nang mapansin kong papalapit na sa amin si Sir Lincoln na masama na naman ang aura. Hey man, di mo nasabi sa akin na may napakaganda kang maid. Shut up Aidan,
I know your style, so please shut the fuck up. Okay, okay. By the way, how's the trip? Fine. Yun lamang ang sinabi nito, saka ko inakay na palabas ng bahay ni Sir Aidan. Tinatawag pa ito ng kaibigan niya, pero parang wala lang itong naririnig at nagdidiretso na sa parking lot. Bakit ka nagkikipag-usap kay Aidan? Nagtanong lang po siya kung sino ako, kaya po sinabi ko nakatulong ninyo po ako. Tumatangu-tangu na lamang ito hanggang sa makarating na kami sa bahay. Pero ang akala kong okay lang ay hindi pala. Dahil pagkarating namin sa loob, ay agad siya nagtanggal ng sinturon saka yun ipinalupot sa leeg ko. Anong akala mo sa akin na babae ka? Tanga? Nakita ko nangingitian kayo, kaya huwag mo ako lokohin! Halos mabingi ako sa lakas ng pagsigaw niya sa mismong tenga ko. Kaya naman napaiyak na lamang ako. Bakit ko ba nararanasan ito? Wala naman akong ginawang masama, kaya bakit ako pinapahirapan ng ganito? Tuloy-tuloy lang ang pagtulo ng luha ko, saka ko ininda ang sakit. Matapos niyang tanggalin ang sinturo niya sa leeg ko, ay kinaladkad na niya ako sa loob ng kwarto niya, saka ko muling inangkin ng paulit-ulit. Ang sakit ng katawan ko, pati ng puso ko. Ayoko na. Wala naman akong kasalanan sa kanya, kaya bakit niya ito ginagawa sa akin? Tanging pag-iyak na lamang ang nagawa ko. Nang makatulog na siya, ay saka ko dahan-dahan umalis sa kama niya. Saka ko pumasok sa inoko pa akong silid. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Tulungan niyo po ako makaalis sa impyernong bahay na to. Awang-awa na ako sa sarili ko dahil sa dami ng pasako sa katawan. Napakabayulante niya pagdating sa kama. Nagmarka din yung sinturo niya sa leeg ko. Kaya naman dinam ako ito, saka ko hinayaan ng mga luha ko na magsipatakan. Alis ako dito. Pangako ko yan. Wala na akong pakialam kahit na ikapahamak ko pa. Basta ang importante ay makaalis ako dito. Diyos ko, tulungan niyo po sana ako. Ikinalma ko muna ang sarili ko, saka ko pinagmasdan ng paligid. Nang masiguro kong tahimik na ang buong bahay, ay dahan-dahan akong bumaba, saka ko unti-unti binuksan ang pinto. Pero nangangalahati pa lang ako ng bukas nang may mga kamay na humawak sa braso ko na ikinatayo ng mga balahibo ko. Saan ka pupunta, Evelyn? Silingkon, nahuli niya ako. Parang awa mo na, pakawal mo na ako. Wala naman akong ginagawang kasalanan sa'yo, kaya bakit mo ako pinapahirapan at sinasaktan? Because you are my maid, kaya tigil mo na yung drama mo kung ayaw mong patayin kita. Mas gugustuhin ko pa mamatay kaysa habang buhay na maging alipin mo. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ko nang sabihin ko yon. Halos matumba at halos mabingi ako sa lakas. Kaya naman napaiyak na lamang ako muli. Ang sama-sama mong tao, wala kang puso, hayop ka, napakasama mo. Puno ng hinanakit kong sumbat dito habang humahagulhol. Bigla na lamang itong umalis sa harap ko, saka kinandado ang pinto. Pagkatapos ay umakyat na ito sa silid niya, habang ako ay patuloy lamang na umiiyak. Alfonso, kumusta ng paghahanap mo sa anak natin? Malungkot na tanong ng ginang sa kanyang asawa dahil napakatagal na niyang nangungulila sa kanyang pinakamamahal na anak na babae. 25 years na ang nakakalipas nang may mga masasamang tao ang gustong pumatay sa kanilang mag-asawa. Hinahabol sila ng itim na sasakyan habang pinapaputukan sila ng mga ito. Pilit na iniligaw ni Alfonso ang mga humahabol sa kanila. Hanggang sa pababain na nito ang asawa at ang taga-alaga ng bata kasama ang kanilang anak para hindi na madamay pa ang mga ito. Batid ni Alfonso na kalaban niya sa negosyo ang may kagagawan nito dahil maraming death threats ang natatanggap niya. Kahit na natatakot para sa kaligtasan ng asawang si Alfonso, ay mas pinili pa rin ni Amelia na tumakbo at humingi ng tulong. Pero ang hindi nila alam ay bukod sa van na sumusunod kay Alfonso ay mayroon din na humahabol kina Amelia. Sa kasamaang palad ay natamaan si Amelia sa kanyang binti at tagiliran. Kaya naman buong lakas nitong pinagtulakan ng kanilang katulong para ilayo ang kanilang anak na siyang ginawa naman nito. Hanggang sa tuluyan na nga nawala ng malay si Amelia. Isang buwan ng lumipas ay nagising na si Amelia. Mabuti na lamang talaga at hindi malala ang tama niya. Samantala, ang asawa naman nito ay nagtamu lamang ng dapli sa balikat nito. Agad na bumangon si Amelia para alamin kung kumusta na ang kanilang anak. Pero tanging pag-iling lamang ang natanggap niya sa kanyang asawa. Anong ibig mo sabihin, Alfonso? Nasaan ang anak natin? Lumuluhan tanong ni Amelia sa kanyang asawa habang nanginginig ang mga kamay nito.
Natagpo ang patay si Beth ng mga pulis. Pero hindi nila nakita o nahanap ang anak natin, mahal ko. Pangako na hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nahahanap. Pakiusap, kumalma ka dahil baka bumuka ang mga sugat mo. Ang tanging palatandaan lamang ni Amelia sa kanyang anak ay ang peklat nito sa puson. Nagkasugat ng hindi sinasadyang anak ni Amelia noon dahil sa maling paggupit ng pusod nito. Pero hindi naman malala, ngunit nagkapeklat yon. At ang ibinurda niyang damit nito na nilagyan niya ng pangalan ng kanyang anak. Nahanap na ng inutusan ko sa paghahanap sa ating anak ang kumbento na pinag-iwanan noon ni Beth sa anak natin. Pero ang sabi ng mga madre ay matagal nang umalis ang anak natin doon. Tumakas siya sa kumbento, 10 taon na nakakalipas. Malapit na, mahal ko. Pangako ko na malapit ko na siyang mahanap. Niyakap na lamang ni Alfonso ang kanya nangungulilang asawa. Maging siya ay nangungulila din sa kanilang anak. Kaya naman lahat ay gagawin niya, mahanap lamang ang unikahihan nila na magmamana ng lahat ng ari-arian nila. Kung mayaman si Lincoln, ay masigit na mayaman si Alfonso. Dahil si Alfonso ang pinaka number one na businessman sa buong Pilipinas. Maging sa ibang bansa, ay marami din siya mga negosyo. Samantalang pumapangatlo lamang si Lincoln dahil ang inaanak ni Alfonso na si Jacob ang pumapangalawa. Ang akala nga noon ng mag-asawang Madrigal ay ang asawa ni Lincoln na si Victoria ang kanilang anak. Pero hindi, dahil bukod sa wala itong peklat sa puson, ay negative din ang DNA test nila. Dinimanda pa nga sila ng mga magulang ng babae na nababaliw na umano ang mga ito dahil anak nila si Victoria at hindi sa kanila. Lumalabas na kamukha lamang talaga ito ni Amelia noong kabataan nito. Samantala, sa bahay ni Lincoln ay nagmumukmuk na lamang sa kanilang silid si Evelyn. Hindi nito maintindihan ang sarili kung bakit ang tamlay niya samantalang wala naman siyang sakit. Katok sa pinto ang nagpabangon kay Evelyn at mukha nang nakasimangot na si Lincoln ang bumungad sa kanya. Hindi ka prinsesa, para humilata lamang dyan. Baka nakakalimutan mo na alipin kita. Yan naman yung paghanda mo ako ng pagkain dahil nagugutom na ako. Andun ang galit na si Lincoln kay Evelyn, kaya naman kahit tinatamad ang dalaga ay sinunod na lamang nito ang gusto ng amo niya. Mahigit isang buwan nang nasa pudar ni Lincoln si Evelyn, pero wala pa din pagbabago ang trato ni Lincoln sa babaeng binili nito. Samantalang si Evelyn ay unti-unti nang nahuhulog na sa kanya kahit na puro sakit lamang ang ibinigay nito sa kanya. Huminga na lamang ng malalim si Evelyn. Saka pilit na inaalis ang figura ni Lincoln sa kanyang isipan. Naiinis siya dahil hindi ito karapat dapat na mahalin. Pero hindi niya mapigilan ang kanyang puso na ibigin ito. Napakarupok na niya kapag gusto nitong angkinin siya dahil hindi na siya tumatanggi. Bagkus ay buong puso pa niyang inaalay ang sarili dito. Tapos na maghain si Evelyn, kaya naman tinawag na niya si Lincoln sa kwarto nito. Sumunod naman ito sa kanya at sabay silang naupo sa hapagkainan. Dahil ayaw nitong kumain na mag-isa, kumain na nga ito at maging siya ay kakain na din sana nang bigla na lamang siya nakaramdam ng paghalukay sa sikmura niya dahil sa lasa ng pagkain. Para kasing lasang bulok yon kay Evelyn, kahit na mga sariwang gulay naman ang niluto nito. Dali-dali tumakbo si Evelyn sa lababo saka ito nagsuka na nagsuka doon habang si Lincoln naman ay tumigil na sa pagkain. Saka ito nilapitan at tinanong kung anong problema nito. Kinukutuban si Lincoln na baka nagdadalang tao na ito, kaya naman bigla siyang kinabahan. Dahil kung totoong buntis nga ito, ay magiging isa na siyang ama, na hindi nangyari noon sa kanila ni Victoria dahil baog ito. Agad na kinontak ni Lincoln ang kaibigan doktor na si Mary para makumpirma ang mga hinala nito. Kamusta? Okay ka na ba? Tanong ni Lincoln kay Evelyn na ikinagulat naman ito. Dahil ito ang kauna-unahang tinanong siya nito nang may pag-aalala. Kaya naman bigla na lamang nanubig ang kanyang mga mata. Dagli niya itong pinunasan na magsalubong ang dalawang kilay ni Lincoln. Okay na po ako. Nakayukong sagot nito kay Lincoln. Maya-maya pa ay may kumatok na sa pintuan. Kaya naman agad itong pinagbuksan ni Lincoln. Saka pumasok ang nakapang hospital na damit na matangkad at magandang babae. Literal na nalaki ang mga mata ng babae matapos masilayan si Evelyn. Kaya naman tumingin ito kay Lincoln na wari nagtatanong. Kaya naman inakay ito ng lalaki palayo sa kanya na ipinagtaka naman ni Evelyn. Dahil parang nakakita ng multo yung babae kanina matapos siyang masilayan nito. Makalipas ang halos isang oras ay nilapitan na si Evelyn ng babae na nagpakilalang doktor. Saka siya kinuhanan ng dugo at humingi din ito ng koonti niyang hihi. Matapos nitong gawin ang ilang mga test sa kanya ay kinumpirma nga nito na nagdadalang tao na siya.
For the first time ay nakita ni Evelyn na ngumiti si Lincoln. Parang may mga naghahabulan na kabayo sa dibdib niya na makita niya itong ngumiti. Kung ganon ay masaya ito na magiging ama na. Agad na lumapit si Lincoln kay Evelyn saka ito niyakap na mahigpit. Hindi naman makahinga ng maayos si Evelyn. Dahil bukod sa nagugulat siya sa inasta ni Lincoln ay kumakabog din ng husto ang puso niya. Tihim na lamang na napapangiti si Evelyn at ipinagdasal nito na sana ay magtuloy-tuloy na ang pagiging mabait nito at hindi na bumalik ang pagiging bayolente. Siya, mauna na ako sa inyo at mukhang nagkakasiyahan na kayo. Just make sure, Lincoln, na masustansya ang mga kakainin niya saka iwasan ng mga stress dahil medyo mahina ang kapit ng bata dahil mababa ang matres ni Evelyn. Siguraduhin mo din na mabibilhan mo siya ng ferrous at vitamins. Sige, ako na ang bahala. Salamat ulit, Mary. Tumango na lamang ito saka lumabas na ng bahay. Magmula ngayon ay hindi ka na magkikilos dito sa bahay. Kukuha na din ako ng bagong katulong. Kaya ang gagawin mo lang ay ingatan ng anak ko. Oo, huwag kang mag-alala. Hindi ko pababayaan ang anak natin. Nakangiting sagot ni Evelyn ay kinakunot naman ng noo ni Lincoln. Kaya naman biglang kinabahan si Evelyn. Anak ko lang, Evelyn, dahil oras na mga anak na ay sa akin mapupunta ang bata. At ikaw, ibabalik kita sa lugar na pinagkuhanan ko sa'yo. Huwag kang mag-assume na mamahalin kita. Oo, masaya ako. Pero dahil lamang yun dyan sa bata na dinadala mo. Parang sinaksak na maraming punyal ang puso ni Evelyn nang sabihin yun ni Lincoln sa kanya. Aalis lang muna ako para makabili ng mga inireseta sa'yo ni Mary kanina. Kaya ikaw, dito ka lang at maupo. Huwag ka na magluto dahil magte-take out na lang ako. Naintindihan mo ba, ha? Tumango na lamang si Evelyn dito habang pinipigilan na pumatak ang kanyang mga luha. Umalis na nga si Lincoln kaya naman agad na inayos ni Evelyn ang sarili. At naman siguro nito na umalis na ang sasakyan ng lalaki ay agad siyang pumunta sa kwarto ni Lincoln para kumuha ng kaunting pera. Kailangan niya yon para makalayo sila ng kanyang anak. Hindi nahahayaan pa ni Evelyn na bumalik sa lugar na yon at mas lalong hindi niya kakayanin na mawala sa kanyang anak. Dahan-dahan na lumabas si Evelyn sa bahay ni Lincoln. Mabuti na lamang talaga at may kausap sa telepono ang bantay nito. Kaya naman maingat siyang tumakbo palabas ng gate. Tumatakbo lamang siya hanggang sa makarating siya sa may highway. At sakto naman na may paparating na sasakyan. Kaya naman kahit nahihilo at napapagod na siya ay pilit niyang hinarangan ang sasakyan na paparating. Nang biglang pumreno ang kotse ay siya naman pagkawala ng malay ni Evelyn. Kaya naman ang ginang ng sakay ng magarang sasakyan ay agad na bumaba saka ipinabuhat sa kanyang driver ang walang malay na babae. Matapos maipasok ng driver si Evelyn sa magarang sasakyan ay para namang naistatwa ang ginang na masilayan nito ang mukha ng babaeng tinulungan niya. Nanginginig ang kanyang kamay na itinaas ang suot nitong t-shirt at nanggulantang nang mayroon itong peklat sa puson. Kaya naman napaluha na ang ginang. Tadhana na ang nagtagpo sa mag-ina. Kaya naman lubos ang galak na nararamdaman ni Amelia. Agad niyang inutusan ng driver na bumalik ng kanilang mansyon. Saka tinawagan na din ang kanyang asawa at ipinaalam dito ang napakagandang balita. Hindi na niya kailangan pa ng sensya dahil puso niya ang magsasabi na ito na nga ang kanyang anak na matagal na nilang hinahanap. Marahan na hinaplos ng ginang ang pisngi ng walang mali na babae. Halata sa mukha nito ang matinding pagod at malalalim na din ang ibaba ng mga mata nito. Labis na nahabag ang ginang dahil mukhang nahihirapan ng husto ang kanyang anak. Kaya naman niyakap niya lamang ito habang walang patid ang pagtulo ng kanyang mga luha. Marahang mga haplos sa aking mukha ang nagpamulat sa akin. Napakasakit ng ulo ko kaya naman agad ko itong hinawakan dahil medyo nahihilo pa ako. Kamusta ang pakiramdam mo, iha? Tanong sa akin na napaka-eleganteng ginang. Ito marahil ang may-ari ng sasakyan na pinara ko at tumulong sa akin. Ayos na po ako, ma'am. Marami pong salamat at tinulungan niyo po ako. Lumuluhang sabi ko dito dahil sa kanya ay nakalayo ako kay Lincoln. Oh, my baby. Please, tawagin mo ko mama. Lumuluhang sabi sa akin ng ginang nakaharap ko. Kaya naman nalito at nagulat ako dahil kinabahan ako. At nang mapagmasdan ko ng gusto ang mga mata nito ay para ko nasasaktan na nakikita ito lumuluha. Ako na ang magpapaliwanag sa kanya ng lahat, mahal ko. Bigla naman lumapit sa amin yung lalaki na nakatayo sa likod ng ginang na tumulong sa akin. Kahit may mga puti-puti na ito sa buhok, ay napakatikas pa rin itong tignan. Kagaya ng sa ginang, ay bigla naman tumambol ang puso ko.
Para bang gusto ko silang yakapin at sabihin na tumahan na sila dahil nasasaktan akong nakikita silang umiiyak. Ako si Alfonso Madrigal at ito naman ang asawa kong si Amelia. Iha, kami ang mga magulang mo. Alam ko na nabibigla ka, pero nagsasabi kami ng totoo. Ito ang patunay na kami ang pamilya mo. Sabay bigay sa akin ang hawak nitong papel. Kahit ayaw ng asawa ko na ipa-DNA kita, ay ginawa ko pa rin. Para naman hindi na kami mahirapan pang magpaliwanag sa'yo. Agad ko namang inabot ang papel sa katinig na nang nakasulat doon. 99% positive result ang nakalagay sa pinakadulo noon. Kaya naman nagulat ako at nabitawan ko ang papel na hawak ko. Napaiyak na lamang ako dahil sa tagal ng panahon na hinihingi ko na sana ay may mga magulang din ako, ay heto na nga nangyari na. Kaharap ko na sila. Mahigpit na yakap ang iginawad nila sa akin habang lumuluha na buong puso ko namang ginantihan. Patawarin mo kami ng papa mo, anak. Kung ngayon ka lamang namin nakita, marami na kaming inupahan na maghahanap sa'yo, pero wala silang maibigay na magandang balita at hindi ka nila mahanap-hanap. Tunay nga na napakabuti ng Panginoon dahil siya na ang nagkusang nagbigay sa'yo sa amin. Masaya din po ako na makita po kayo. Mama, Papa. Para ako nasa alapaap sa sobrang kaligayahan dahil may kakampi na kami ng anak ko. Hindi na ako nag-iisa. Buntis po ako. At si Lincoln White po ang ama ng bata na dinadala ko. Pakiusap po, tulungan niyo po ako na huwag mahanap ni Lincoln dahil ibabalik niya po ako sa masalimuot na lugar na yon at kukunin niya din po ang anak ko. Nanginginig ako sa sobrang takot nang sabihin ko yon dahil talaga natatakot ako na baka matuntun niya kami ng anak ko. Nasisiguro ko na masasaktan ako ng husto kapag nahanap niya kami. Nagulat naman sila sa mga sinabi ko at bigla na lamang naging seryoso ang kanilang mga mukha. Huwag kang mag-alala, anak. Hinding-hindi ka niya makukuha. O kahit na malapitan, eh hindi niya magagawa dahil ako makakalaban niya. Mautiridad na sabi sa akin ni Papa na ikinapanatag ng loob ko. Sabihin mo sa amin, anak, ng lahat na nangyari sa'yo. At ipinapangako namin na magbabayad ang mga nag-api sa'yo. Hinawakan naman agad ni Mama ang kamay ko at saka ako huminga ng malalim para ikwento sa kanila ang lahat-lahat. Halos si kapatid ng hininga ko dahil sa walang humpay na pagtulo ng luha ko. Kitang-kita ko ang pagkuyom ng kamao ni Papa at maging si Mama ay napaiyak na din saka ako niyakap. I'm sorry, my princess. Kung sana'y nahanap ka namin agad ay hindi ito mangyayari sa'yo. Patawad kung naghirap ka ng husto, anak ko. Promise ni Mama na wala nang sino mamakakapanakit sa'yo. Lahat ng may atraso sa'yo ay ang papa mo nang bahala. Kaya naman tahan na, anak, at baka mapahano pa ang apo namin. Sa ngayon ay magpahinga ka muna. Dahil mga ilang araw pa ay ipapakilala ka na namin sa publiko. Hindi kami simple lamang na tao, anak, dahil mataas ang estado namin ng papa mo. Kaya naman humanda lahat na ng api sa'yo dahil pababagsakin namin ng papa mo silang lahat. Salamat po. Pinahit ko na ang luha ko dahil para ako nabunutan ng tinig sa dibdib ng dahil sa kanila. Napangiti na din ako dahil feeling ko ligtas na ligtas ako sa piling nila. Pahinga ka na muna, anak, ha? At tatawagan na lang kita kapag kakain na. Napakalambing ng boses ng aking ina, kaya naman tinanguan ko na lamang ito. Inalika muna nila ako sa noo bago sila lumabas. Nakaramdam ako ng kaba nang makita kong umiba ang aura ni Papa kanina. Nambigla na lamang itong sumeryoso at naikuyong pa nito ang mga kamao. Pilit kong inaalis ang pag-aalala ko para kay Lincoln dahil napakasama niya. Ayoko na sa kanya at kakalimutan ko na din siya. Oras na para baguhin ko ang sarili ko. Lalo pa at magiging isa na akong ina. Kaya naman dapat ay malakas at matapang ako. Tumayo ako saka ko humarap sa malaking salamin. Malungkot at kaawa-awa. Yun ang nakikita ko sa sarili kong refleksyon. Bigla naman tumulo ang mga luha ko na agad ko namang pinalis dahil ayoko na maging mahina. Lalong-lalo na ang pag-iyak ay ayoko na din nagawin. Lincoln White, gagantihan kita. Puno ng hinanakit kong binitawan ang mga katagang yon. Saka ko muling bumalik sa higaan at kinalma ang sarili. Para hindi na madamay ang anak ko, lalo pa at mahina umano ang kapit ng anak ko sa akin. Anak, kumapit ka lang kay Mama, ha? Pangako, napoprotektahan kita. At sinisiguro ko na kahit tibla ng buhok mo na hindi mahahawakan ng hayop mong ama. Hinahaplos-haplos ko ang maliit kong tiyan saka ako nahiga na.
para makapagpahinga na dahil medyo mabigat na ang pakiramdam ko hanggang sa unti-unti nang bumigat ang talukop ng mga mata ko. Lincoln, point of view. Nagmamadali akong umuwi ng bahay nang tumawag sa akin si Jake at sinabing nakatakas daw si Evelyn. Kaya naman halos paliparin ko na itong sasakyan ko, makarating lang ako agad sa bahay. Pagkarating ko, ay agad kong tinignan ang CCTV at nakita ko kung paano natakasan ni Evelyn si Jake. Nang dahil sa kausap nito sa telepono ay hindi nito napansin ang paglabas ni Evelyn. Naikuyom ko ng husto ang aking kamao saka ako lumapit kay Jake. At inundayan ito ng magkapatid na suntok na halos ikabasag ng bungo nito sa mukha dahil sa kapabayaan nito sa trabaho. Di ba sabi ko sa'yo nabantayan mo siya ng maigi? Buntis yun at itinakas niya ang anak ko. Hanapin mo siya ngayon din. Kung ayaw mong pagsubugin ko yung bungo mo, pati ang buhay ng pamilya mo ay kukunin ko oras na hindi mo dito may balik si Evelyn. Sorry po boss, pangako hahanapin ko po si Miss Evelyn. Huwag niyo lang po idamay ang pamilya ko. Gawin mo na habang nakakapagtimpi pa ako sa yung tatado ka. Agad na itong tumalima matapos kong sabihin ang lahat ng yun sa kanya. Evelyn, katulad ng katulad ka din ni Victoria, mga maluloko at mga nang iiwan. Imbis na magalit ako sa kanya ay nag-aalala ako lalo na sa anak namin. Oo, pinagbantaan ko siya pero wala naman akong plano na gawin yun sa kanya. Ang gusto ko lang ay huwag niya ulit tatangkain pa na tumakas at umalis sa poder ko. Napapasabunot na lamang ako sa buhok ko saka ko pinagsusuntok ang pinto. Dahil sa sobrang inis na nararamdaman ko, ang sabi ko sa kanya, hintayin niya ako. Kaya bakit siya umalis? Evelyn, bumalik ka. Kahit na dumudugo na ang kamay ko ay wala akong pakialam. Basta may labas ko lang ang lahat ng galit ko. Ikinalma ko muna ang sarili, saka ako muling lumabas para hanapin si Evelyn. Halos malibot ko ang buong lugar na maaaring pagtaguan ni Evelyn. Pero ni anino nito ay hindi ko makita. Kaya naman bumalik na ako sa bahay dahil dumidilim na. Isa pa ay lumalakas na din ang buhos ng ulan. Pagka-uwi ko ay agad ako naligo saka ko tinahak ang opisina ko kung saan naroon ang copy ng lahat ng kuha ng CCTV dito sa loob ng bahay. Pagka-upo ko ay agad kong hinalukay ang mga araw na nandito pa siya sa bahay ko. Lahat ng kilos at mga ginagawa niya ay tinignan at pinanood ko. Pati ang mga pag-iyak at paghahagulhol niya ay nakita ko din lahat. Halos gabi-gabi pala itong umiiyak nang dahil sa akin. Maging ang mga pagniniig namin ay naroon. Kaya naman bigla na lamang nabuhay ang dugo ko. Pero napalis din agad nang sabihin ni Evelyn sa akin habang tulog ako na mahal niya daw ako. Bigla ko nakaramdam ng matinding pagsisisi. Dahil kahit sinasaktan ko siya ay minamahal niya pa rin ako. Hindi ko alam kung bakit parang nayanig ang buong sistema ko nang marinig ko yon. At naramdaman ko na lang na may tumulo na palaluha sa aking mga mata. Agad kong in-off yung computer, saka ako bumalik sa aking silid. Ang kaso ay hindi ako mapakali. Kaya naman tinawagan ko na si Jake para tanungin kung anong nambalita sa paghahanap kay Evelyn. Boss, hawak ko si Miss Evelyn ng mga madrigal. Dahil ang asawa po ni Mr. Alfonso Madrigal ang tumulong kay Miss Evelyn. Nawalan umano ito ng malay sa gitna ng kalsada. Sabi po na nakikita sa nangyari. Kunin mo si Evelyn sa kanila, ngayon din. Kung ayaw mong malintikan ka sa akin, huwag na huwag kang babalik dito nang hindi mo siya kasama. Naintindihan mo ba? Pero boss, mga madrigal po yon. Hindi po ako makakapasok sa mansyon nila dahil ang tindi ng higpit ng security ni... Basta, gumawa ka ng paraan. Ibinaba ko na ang tawag saka ko ibinalibag ang cellphone ko. Bakit sa dinami-dami ng tutulong sa'yo, Evelyn? Bakit mga madrigal pa? Hindi sa takot ako sa mga madrigal pero mas mataas sila sa akin. Kaya naman tiyak ko na mahihirapan akong makuha si Evelyn sa kanila. Napapasabunot na lamang ako sa aking buhok saka ako pumunta sa aking minibar para maglabas ng inis at makapag-isip ng mga dapat gawin. Evelyn, bakit ba napakatigas ng ulo mong babae ka? Di ba sabi ko sa'yo dito ka lang sa bahay ko at sa tabi ko? Bakit ba hindi ka nakikinig? Gayong mahal mo naman pala ako. Para akong tanga na nagsasalita na mag-isa hanggang sa may nag-doorbell. Kaya naman agad ko itong pinagbuksan. At mukha ni Alfonso Madrigal ang tumambad sa akin. Kaya naman napangisi ako. Mr. Madrigal, ikaw pala. Pasok ka. Pero imbis na pumasok, ay isang malakas na suntok ang dumapo sa mukha ko. Kaya naman nagulat ako. Gaganti na sana ako nang tutukan ako nito ng baril. Tapang muntanda ka. Baka nakakalimutan mo na nasa teritoryo kita. Hayop ka, Lincoln ka. Papatayin kita. Isang bala ng baril ang tumama sa binti ko. Kaya naman napadaing ako at naikuyom ko din ang kamao ko. Kaya naman agad akong tumayo para magantihan siya.
Pero isang bala uli ang tumama sa balikat ko na nagpatumba sa akin. Nagsisisi tuloy ako na uminom pa ako ng alak. Kung wala akong amats, di ako nabulagta na ang matandang ito sa harapan ko. Masayot ka! Wala akong atraso sa'yo! Nanggagalaiti kong sabi dito habang iniinda ang dalawang tama ng bala sa katawan ko. Diyan ka nagkakamali, Lincoln White. Dahil malaking atraso mo sa'kin. Lalong-lalo na sa anak ko si Evelyn Madrigal. Nangunod naman ang noo ko sa mga sinabi niya, kaya naman sinalubong ko ang mabalasik nitong tingin na may pagtatanong. Nagulat ka ba? Oo. Anak ko ang inalipin mong hayop ka. Kaya pagbabayaran mo yung lahat. Uubusin ko ang ari-arian mo, pati ang mga negosyo mo'y pababagsakin ko, tatado ka. Wala ni isang salita ang lumabas sa bibig ko dahil sa sobrang pagkabigla. Hindi ko akalain na si Evelyn pala ang matagal nitong ipinapahanap na anak. May anak kami ni Evelyn, Mr. Madrigal. Kaya may karapatan ako dahil anak ko ang dinadala niya. Kaya huwag na huwag mo susubukan na ilayo sa akin ang anak ko, kundi magkakamatayin tayo. Napakatapang mo talaga, ano? Bakit sa tingin mo ba, hahayaan ko makalapit ka pa sa anak ko? Hindi. Kahit ibla ng buhok ng anak ko at apo ko, ay hindi mo makikita pa. Hayop ka? Sinaktan mo ang anak ko tapos magdedemand ka? Magkakamatayin ba ka mo, Mr. Lincoln White? Pwes, mauna ka sa impyernong hayop ka. Muli nitong itinutok ang baril sa akin, saka yun pinaputok ng dalawang beses. At saka ito umalis na. Napabuga na lamang ako ng dugo nang dahil sa mga tinamukong tama. Kaya kahit hirap na hirap akong gumalaw, ay pinilit kong abutin ang telepono, saka ko tinawagan si Jake. At kahit na para akong mauubusan ng hininga, ay pinilit kong ipaalam sa kanya na may tama ako. At bumalik na siya agad. Pagkatapos ay tuluyan na nagdilim ang paningin ko. Ikaw ba ang may kagagawan sa pagkaka-hospital sa lingkod na yon, ha? Alfonso? May diin, ngunit mahinang tanong ni Amelia sa kanyang asawa. Dahil kalat na sa media ang nangyaring pamamaril kay Lincoln White. Ngunit walang maiturong sa larin dahil bayad ang mga bibig na mga otoridad ni Alfonso. Oo, Amelia. Dahil hindi na ako makatiis na gantihan ng lalaking yun sa mga ginawa niya sa anak natin. Malumanay naman na paliwanag ni Alfonso sa kanyang asawa. Nag-usap na tayo, hindi ba? At ang alam kong pinag-usapan natin ay ang pabagsakin natin demanda na lamang siya. Hindi yung dudungisan mo pa ang sarili mong mga kamay. Pilit na pagpapaintindi nito sa asawa dahil kahit galit siya kay Lincoln ay mali pa rin ang ginawa ng kanyang asawa. Kaya siya nagagalit dito dahil hindi ito sumusunod sa pinagkasunduan nila. Sige na, patawad na, Amelia. Mali na ako. Nadala lang talaga ako ng sobrang galit ko sa kanya. Pangako, hindi na mauulit. Puno ng pagsusumamong sabi nito sa galit na asawa. Kaya naman niyakap niya na lamang ito. Nang makitang papalapit sa kanila ang kanilang anak. Evelyn, kumusta anak? Nahihirapan ka ba sa mga pagtuturong ginagawa sa iyo ni Casey? Tanong ni Amelia sa kanyang anak saka inalis ang pagkakayakap ng kanyang asawa. Oo nga anak, hindi ka ba nahihirapan? Ngumiti muna si Evelyn sa mga magulang bago ito sumagot. Hindi po ma, pa. Ang totoo nga po niyan ay mabilis lang daw po ako matuto, sabi ni Miss Casey. Sagot naman ito sa mga magulang. Si Casey ang nagtuturo kay Evelyn ng mga galaw at pananalita upang maging kagalang-galang siya kapag iniharap na siya sa lahat. Napakasopistikada niya na din manamit at magaling na din siya sa larangan ng English. At inalis niya na din ang pagiging mahina at mahinhin. 2 buwan pa lamang ang tiyan ni Evelyn kaya naman hindi pa ito halata. Ang plano kasi ay pagkatapos siyang ipakilala bilang tagapagmana ay lilipad siya pa ibang bansa upang doon manganak dahil yun ang gusto ni Evelyn. At pagkatapos niyang manganak ay mag-aaral siya upang magkaroon ng degree dahil siya ang magmamana ng lahat ng negosyo at yaman ng kanyang magulang. Kaya naman kailangan niyang pag-aralan ng lahat. Handa ka na ba para bukas anak? Tanong ng ina ni Evelyn dahil bukas na siya ipapakilala sa lahat. Kahit kinakabahan ay tumango na lamang siya sa kanyang ina. Kaya naman napangiti ito sa kanya. Ipapakilala din kita anak sa inaanak ko na si Jacob. Tiyak na magkakasundo kayo ng batang yon dahil napakabait nun at masasabi ko mayroon siya respeto sa babae. Puno ng pagmamalaking pakilala naman ng kanyang ama sa inaanak nito. Base sa tono ng pananalita nito ay mukhang inirereto siya ng kanyang ama sa inaanak nito. Sige po ma, pa, balik lang po ako kay Miss Casey para makapaghanda na po ako ng mga dapat kong sabihin bukas. Sige lang anak, basta laging chin up dapat, okay? Kasi napakaganda mo. Kaya huwag kang yuyo ko kahit na kanino, dahil isa ka madrigal. Payo uli ng kanyang ina na sinagot niya na lamang ng opo. Kinaumagahan ay busy na ang lahat sa mansyon ng mga madrigal sa gaganap yung pagpapakilala ng kanilang tagapagmana
na labis na ikinakakaba ng husto ni Evelyn. Kahit na ilang beses na siya nag-practice na mga dapat gawin, ay kinakabahan pa rin siya. Hindi niya pa rin kasi sukat akalain na isa siyang anak ng napakayaman na mag-asawang madrigal. Napakaganda ni Evelyn sa suot niyang blue gown na punong-puno ng mga kumikinang na diamante. At oo, totoong diamante ang mga yon, kaya naman halos malula si Evelyn. Nang matapos ayusan si Evelyn, ay pinaharap na siya sa salamin na singtaas niya para pagmasdan niya ng husto ang kanyang sarili. Nang imulat ni Evelyn ang kanyang mga mata, ay literal na nanlaki ang kanyang mga mata dahil para siya naging ibang tao. Napakaganda niya na tipong hindi kayang ilarawan pa. Nanunubig ang mga mata ni Evelyn nang maalala ang dating buhay. Yung mga paghihirap niya ay napalitan na ngayon ng saya. At napakarangya na din ang buhay niya. Kung dati ay katulong siya ni Lincoln, ngayon isa na siyang prinsesa na pinaglilingkuran ng maraming katulong. You're so gorgeous, my princess. Papuri sa kanya ng kanyang ina, saka siya nito niyakap nang mapansin ang panunubig ng kanyang mga mata. Shh, don't cry anak, it's alright. Nandito lang lagi si mama. I love you, my princess. I love you too po, ma. Gumanti ng yakap si Evelyn sa kanyang nakangiting ina. Pagkatapos ay inakay siya nito papunta sa venue. Hanggang sa tawagin na nga ng MC ang kanyang mga magulang at umakyat na ang mga ito sa entablado. Ladies and gentlemen, thank you all for accepting our invitations. Panimula ng ama ni Evelyn saka ito tumingin sa kanya na may ngiti sa mga labi. Nagad niya naman sinuklian ng matamis din ng ngiti. Alam ko na nagtataka kayong lahat sa bigla ang pagpapatipon namin ng asawa ko sa inyong lahat. Alam naman ninyo na matagal na namin hinahanap ang aming unikahiha. Halos 25 years din namin siyang hinahanap at natagpuan na nga namin siya sa tulong ng puong may kapal. Napakabait ng Diyos dahil ibinalik niya sa amin ang pinakamamahal naming prinsesa. Let's give a round of applause. Evelyn Madrigal, our daughter. Palakpakan naman ang mga tao, saka natapat ang spotlight kay Evelyn. Kaya naman umakyat na siya sa stage katabi ng kanyang mga magulang na nakangiti sa kanya, saka hinawakan ng mga ito ang kanyang nalalamig na kamay. Hinaplos-haplos naman yun ng kanyang ama at ina para mabawasan ang kanyang kaba na nakatulong naman dahil naibsan nito ang kabang nararamdaman. Ibinigay na nga ng kanyang ina ang mikropono sa kanya para makapagpakilala siya sa lahat. Tinanggap niya naman agad ang mic saka huminga muna ng malalim bago nagsalita. Good evening po sa inyong lahat. First of all, ay gusto ko po muna magpakilala. I'm Evelyn Madrigal, daughter of these two people person beside me. Saying thank you. Thank you kasi hindi sila sumuko sa paghahanap sa akin. And nagpapasalamat din po ako sa puong may kapal dahil lang Diyos ang may dahilan ng pagkikita namin ng pamilya ko. Isa lamang akong simpleng babae noon, kargador ng banyera ng mga isda. Tapos malalaman ko na isa pala akong tagapagmana ng mga madrigal. Aaminin ko po sa inyo lahat na hanggang ngayon po ay hindi pa rin ako naniniwala. Tumulo na ng tuluyan ang luhang kanina pa pinipigilan ni Evelyn. Kaya naman agad siyang binigyan ng panyo ng kanyang ina at saka siya niyakap ng mga ito. Kinuha ng kanyang ama ang mikropono at ito na ang nagpatuloy sa pagsasalita dahil medyo nahihilo na si Evelyn. Kaya naman inakay na siya ng kanyang ina para makaupo na muna siya. Nawala sa isip ni Evelyn na buntis nga pala siya kaya naman ikinalma na niya ang kanyang sarili. Marami ang lumapit at nagpakilala kay Evelyn ng mga business partners ng kanyang mga magulang. Kabilang na dito ang Tito Manuel niya na kapatid ng kanyang ina at ang kanyang Tita Vanessa na kapatid naman ng kanyang ama. Kasama ang mga anak nito na medyo mga bata pa sa kanya. Magiliw niya namang kinausap ang kanyang angkan na labis na natutuwa dahil nakabalik na siya. Maya-maya pa ay lumapit na sa kanila ang kanyang ama na may kasamang makisig, matangkad at higit sa lahat ay gwapo lalaki. Anak, this is Jacob, yung sinasabi ko sa iyo na inaanak ko. Nakangiting pakilala ng kanyang ama sa nagngangalang Jacob. Naiilang naman si Evelyn sa uri ng tingin nito sa kanya. It's nice to meet you, Evelyn. Napakaganda mo tonight. By the way, I'm Jacob Morales. Sabay lahat ng palad nito kay Evelyn na tinanggap naman agad ng dalaga. Evelyn, tangin na sabi na lamang ng dalaga saka binawi ang kanyang kamay sa lalaki dahil parang ayaw nitong bitawan ng kamay niya. Napakatapang at lakas mo naman para magbuhat ng mga banyera ng isda, Eve. Pagbasag ng katahimikan ni Jacob dahil mukhang naiilang pa sa kanya si Evelyn.
Nagsalubong naman ang kilay ni Evelyn sa pagbigay ng palayaw sa kanya ng lalaki na ikinatawa naman nito nang mapansin ang ekspresyon ng kanyang muka. Oh, sorry. Mas cute kasi ang Eve. Dahil para kang bituin na nangingibabaw o ningning sa lahat. Kumindat pa ito sa kanya habang hindi naaalis ang mga ngiti nito sa kanya. Nako, hindi naman. Baka dito lang sa suot ko na kumikinang-kinang kasi may mga diamond. Biro niya dito. You're funny. Pero seryoso yung sinabi ko na napakaganda mo. Tanging ngiti lamang ang nagawa ni Evelyn dahil wala siyang masabi dito. Can I have your number, please? Akin ang cellphone mo. Ibinigay naman agad ni Jacob ang kanyang cellphone sa dalaga. Saka naman tinipe ni Evelyn ang kanyang numero sa cellphone nito. Saka ito muling binalik sa palad ng lalaki. Thank you, Eve. Tumango na lamang sa kanya si Evelyn. Saka ito nagpaalam muna na magsi-CR. Hindi naman maipaliwanag ni Jacob ang sayang nararamdaman nang isave na niya ang number ni Evelyn. First time niya ma-attract sa babae. Kaya naman naglakas loob talaga siya na hingin ang numero nito kahit pa kinakabahan siya. Lapitin siya ng mga babae dahil sa estado niya sa buhay. Bukod pa doon ay napakagwapo niya rin pero ni minsan ay wala siyang natipuhan na babae. Ngayon pa lang at yun ay si Evelyn. May basbas na din siya sa kanyang ninong. Dahil sinabi nito na kung matitipuhan man niya ang anak nito ay suportado siya ng ninong niya para sa anak nito. Nanggagalaiti sa galit at napapakuyom ng kamao ang isang may edad na lalaki nang dahil sa mga nakita niya sa balita. Kaya naman agad itong nag-utos ng mga tauhan nito na pumunta ng Pilipinas para ipaghiganti ang anak nito sa kung sino man ang may gawa ng pagkakahospital ng kanyang panganay na anak. Papalubog na din ang mga kumpanyang pinaghirapan nito. Kaya inutusan ng matanda ang kanyang mahusay na sekretarya na ayusin ang mga negosyo ng kanyang panganay na anak. Dumating na nga sa Pilipinas ang Don. Kaya naman na makita ito ni Jake ay agad itong yumuko para batiin ang makapangyarihan na Don. Kung sa Pilipinas, ang mga madrigal ang pinakanangunguna sa larangan ng mga negosyo. Pwes, sa ibang bansa naman ay ang Don ang nangunguna at nakakataas sa lahat. Kumbaga sa hayop ay leon ang Don, samantalang tigre lamang ang mga madrigal. Who did this to my son? Mahinahon, ngunit nakakatakot ang boses nito nang tanungin ang kanang kamay ng kanyang anak na nakayuko. Ang mga madrigal po, don't live yon. Kinakabahang sagot naman ni Jake sa matanda. Kung nakakatakot ang amo niyang si Lincoln, ay mas nakakatakot ang ama nito. Dahil ang amo niya ay kayang magpasensya at magtimpi. Pero ang ama nito ay hindi. Kapag may atraso ka sa kanya, ay agad nitong winawakasan ang buhay ng isang tao. Hindi lamang ito kilalang businessman, kundi leader din ito ng Mafia Astiron. Nakilalang malalakas at mababangis sa mga kalaban na nakakasagupa ng mga ito. Dahil sila ang batas, na kahit mga opisyal ay hindi sila kayang galawin o banggain. Alfonso Madrigal, bring me to him. Saad nitong muli na sinang-ayunan naman agad ni Jake. Saka muling pinagmasdan ng Don ang walang malay na anak bago lumabas kasama ang mga tauhan nito na mga naka-uniforming itim. Kasama na din si Jake para ihatid ang Don sa teritoryo ng mga madrigal. Samantala, kakaalis lamang ng eroplanong pinagsakyan ni Evelyn patungong Toronto, Canada para doon ipagpatuloy ang pagbubuntis at panganganak sa anak ng dalaga. Sa kanyang tita Vivian na kapatid ng kanyang ama siya tutuloy. Dahil bukod sa wala itong sariling pamilya, ay nagboluntaryo talaga ito sa kapatid na ito na ang mag-aasikaso kay Evelyn. Dahil katulad ng mga magulang ng dalaga, ay sabik na din si Vivian na makasama ang pamangkin. Papauwi na ang mag-asawang madrigal na magulantang ang mag-asawa sa dami ng mga lalaking nakaitim ang nasa harapan ng kanilang bahay. Agad nang bumaba si Alfonso, habang ang asawa naman nito ay pinanatili lamang nito sa loob ng sasakyan. Sino kayo? At anong ginagawa niyo dito sa harap ng bahay ko? Seryosong tanong ni Alfonso sa mga lalaking naka-uniforming itim. Pero hindi sumagot ang mga ito. Bagkus ay nagporma ng dalawang linya, ang anim na naglalakihang mga lalaking mukhang mga kano. Saka naglakad papalapit sa kanya ang lalaking kilala niya. Dahil ito ang ama ng lalaking may atraso sa kanilang anak. Patid na din naman ni Alfonso na mangyayari ang mga ito. Dahil kahit anak lang sa labas si Lincoln, ay napaka-importante nito sa Don. Kaya nga nang nabalitaan nito ang lahat na nangyari, ay agad niya itong ginawa ng aksyon. Who give you the permission to shot my son, ha? Mr. Madrigal? Malamig nitong tanong kay Alfonso. No one else, but me, Mr. White. Your son treated my daughter as her maid, and is also hurting my daughter. That's why I did that to him.
because he deserve it. Puno ng galit na sagot nito sa lalaking kaharap. Is that so, Mr. Madrigal? You really think that Lincoln deserved that 4 bullets, ha? Well, then I'll give it back to you. Bubunot pa lang sana ng baril si Alfonso, pero naunahan na siya ni Livion at pinaputokan siya sa binte, braso at dalawa sa sikmura nito. Kung saan din ni Alfonso binaril si Lincoln, ay doon din pinatamaan ng mga bala ng Don ang ama ni Evelyn. Agad naman bumaba ng sasakyan si Amelia para lapitan ang nakahundo sa inyong asawa. Pero bago siya lumabas, ay nakatawag na siya ng mga pulis at ambulansya. Napakawalang hiya mo! Ipapakulong kita sa ginawa mo sa asawa ko! Demonyo ka! Umiiyak na banta ni Amelia sa lalaking bumaril sa kanyang asawa. Ngunit ginisihan lamang ito ni Livion at parang wala lang sa kanya ang ginawang pagbaril kay Alfonso. Sigurado naman ito na magagamot din ito ng kagaya sa anak niya. Siniguro din niya na hindi ito matatamaan sa dibdib dahil gusto niya pa ito makaharap muli. Nagpakapatas lamang si Livion White kay Alfonso. Maya-maya pa ay dumating na ang ambulansya kasunod dito ang mga kapulisan. Ngunit nang makaharap ng mga pulis ang seryosong figura ng kinikilalang batas ng mafia at nangunguna sa larangan ng negosyo sa iba't ibang panig ng bansa, ay wala silang nagawa kundi linisin na nangyari upang hindi na lumabas pa sa media. Umalis na nga ng tuluyan ng grupo ni Livion White sa mansyon ng mga Madrigal at saka ito dumiretsyong muli sa hospital. Saktong pagpasok ng Don, ayang siyang pagmulat naman ng mata ni Lincoln. Kaya naman agad itong nilapitan ng ama, ngunit isang masamang tingin lamang ang natanggap ni Livion White sa kanyang anak. Oo nga naman pala, hindi pala siya nito itinuturing na ama. Kaya naman napapabuntong hininga na lamang ito. What are you doing here, old man? Kahit hirap pa magsalita, ay pinilit ni Lincoln upang ipabatid sa ama na hindi siya natutuwang makita ito. To visit you. Malumanay nitong sagot sa anak. Leave me alone. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Napapabuntong hininga na lamang ang Don sa trato sa kanya ng kanyang anak. Ito ang panganay niya dahil ang akala niya noon ay hindi na sila makakabuo pa ng anak ng kanyang asawa. Pero sa 2 taon na sumubok sa pagbubuo ay binayayaan din silang mag-asawa ng anak. Nang malaman ng kanyang asawa na nagkaroon pala siya ng anak sa katulong nilang Pinay ay agad siyang pinapili nito at ang pinili niya ay ang kanyang sariling pamilya. Yan naman ang ginawa niya kay Lincoln at sa ina nito ay pinauwi ng Pilipinas. At lihim na sinusustentuhan hanggang sa mamatay ang ina ni Lincoln noong nasa high school pa lamang ito. Kaya naman naging mag-isa na lamang ang anak niya hanggang sa magpakilala siyang ama dito. Natuwa ang binatang si Lincoln na makilala ang totoong ama. Ngunit di naglaon ay kinasuklaman din niya ito nang malaman ang totoo. Kaya naman wala nang nagawa pa si Livion kundi ang bumalik sa tunay na pamilya. Ngunit bago siya umalis ay iniwan niya ito ng malaking halaga na ginamit pala nito sa pagpapatayo ng sariling negosyo. Hanggang sa maging pangatlo ito sa mga matatayog na businessman sa Pilipinas. Kaya sobrang natuwa si Livion sa husay ng kanyang panganay. Dahil minana nito ang husay niya sa pagpapalago ng mga negosyo. Minana din nito ang pagiging tuso niya. Kaya talagang gustong gusto niya si Lincoln. Ngunit ayaw naman ito ng kanyang asawa maging ang kanyang anak. Lahat-lahat ay alam ni Livion dahil may mga mata siya sa bawat galaw ng kanyang panganay. Alam niya ang tungkol sa dati nitong asawa, lalong-lalo na ang tungkol kay Evelyn at sa kanyang apo, ngunit ayaw niyang panghimasukan pa yon dahil si Lincoln ang dapat na umayos ng lahat. Mabalasik para sa ibang tao kung ilalarawan si Livion White. Pero kabaligtaran yon kapag tungkol na sa pamilya nito ang usapan dahil napakaamo nito pagdating sa mga taong minamahal. The punishment has been served, son. Pumulot naman agad ang noo ni Lincoln sa sinabi ng kanyang ama. What do you mean? Naguguluhan tanong nito sa ama. Alfonso Madrigal is now in the hospital. Malumanay nitong sagot sa anak, ngunit wala rin narinig pang sagot si Livion kaya naman tumabi na lamang siya sa kama nito. Si Evelyn at ang anak ko, sila na lang ang hihilingin ko sa'yo bago ka umalis. Alam kong alam mo ang tungkol sa kanila. Dahil hindi ako tanga, para hindi ko malaman na tauhan mo ang sekretarya ko. At please lang, umalis ka na. Dahil kumukulo ang dugo ko sa'yo, tanda. Napangisi na lamang si Livion dahil sa talas ng pakiramdam ng kanyang anak. Tunay nga na magaling si Lincoln, hindi katulad ni Maximo na mahina. Tumayo na nga si Livion saka nagpaalam sa kanyang anak at ipinangako niya dito na babantayan ang anak nito at maging ang babaeng nagngangalang Evelyn.
nangako din siya na hindi na muli pa makikialam sa kanya na ikinapanatag naman ang loob ni Lincoln dahil batid niya nagagawin yun ng ama. Pagkasarado ng pinto ng ama ni Lincoln ay napatulo na lamang ang kanyang mga luha. Kahit pilitin niya maging matigas ay hindi niya maikakaila ang pangungulila sa ama kahit na malaki ang galit niya dito. Hindi na ipinaalam pa ni Amelia ang nangyari sa kanyang asawa kay Evelyn dahil masela ng pagbubuntis nito. Kaya naman sinarili na lamang niya ang nangyari kay Alfonso na kahit sa kapatid nitong si Vivian ay hindi niya na din sinabi para hindi ito mag-alala pa. Mabuti na lang talaga at hindi natuluyan ng kanyang asawa dahil kung hindi ay hindi niya yun kakayanin. Si Lincoln naman ay tuluyan ng nakalabas ng hospital at bumalik na din ang lakas ng kanyang katawan. Kaya naman naibalik na niya sa dati ang nalugi nitong kumpanya. Tulad nga ng ipinangako ng ama ni Lincoln ay buwan-buwan nito nagpapadala ng mga video at pictures ni Evelyn. Kaya naman hindi na masyado nag-aalala pa si Lincoln. Hihintayin niya na lamang na bumalik ito ng Pilipinas dahil pagkatapos umano nitong manganak ay mag-aaral naman ito. Pagkatapos ay uuwi na ito ng Pinas para mag-manage ng ilang mga negosyo. Abala si Lincoln sa pagbubusisi ng mga papeles nang pumasok ang sekretarya niya na siyang sugo ng kanyang ama. Halos kumulo naman ang dugo ni Lincoln nang ibalita nito na sumunod umano kay Evelyn ang inaanak ng ama nito. Nabatid ni Lincoln na may pagtatangi sa babaeng mahal niya. Oo, mahal niya si Evelyn at napagtanto niya lamang yon nang nawala ito sa piling niya. Kaya naman unti-unti na niyang binabago ang sarili para pag bumalik na ang mahal niya ay liligawan at paiibigin niya itong muli. Pero huwag po kayo mag-alala sir, dahil si Don Livion daw po ang bahala sa lahat. Pagsisiguro naman ng kanyang sekretarya na tinanguan niya na lamang, saka ito nagpaalam na lalabas na. Samantala, busy si na Evelyn at ang tita Vivian niya na may kumatok. Kaya naman pinagbuksan na ito ng tita niya at nagulat na lang ang dalaga na si Jacob pala ang panauhin nila. Ano ginagawa mo dito, iho? Tanong ng tita Vivian niya kay Jacob. Nandito po kasi yung babaeng gusto ko, tita. Taas noon namang paliwanag ni Jacob na ginataas ng kilay ni Evelyn. Habang ang tita naman nito ay medyo kinikilig dahil alam nito ang pakay sa pagpunta dito sa bahay nila. Dahil nikwento na ng kuya niya na susunod umano dito ang inaanak nito na gusto nito para sa anak ng kuya niya. Who's the lucky girl? Come on, tell me her name. Mapanood yung tanong naman ng ginang sa binata. Kaya naman napakamot na lang ito sa batok nito dahil nahihiya talaga siya. Lalo pa at nakatingin sa kanya ang babaeng gusto niya. Kaya naman ibinulong na lamang ng binata sa tiyahin ng dalaga ang pangalan ni Evelyn Madrigal. Kaya naman natuwa ng husto ang ginang saka ito inaya na dito na kumain. Nagad naman pinaulakan ng binata. Matapos nilang kumain ay niyaya ni Jacob na lumabas si Evelyn. Aangal pa sana ang dalaga pero hindi yun pinayagan ng tiyahin. Bagkus ay pinagtulakan pa siya nito para sumama sa binata. Kahit papaano ay nag-enjoy naman si Evelyn. Kahit naiilang siya ng husto sa mga pagngiti at pagtingin sa kanya ni Jacob. Dinala siya ni Jacob sa Skyland Queenstown na mas lalong nagpamangha kay Evelyn dahil sa ganda ng view at napakaganda ng paligid, lalo na ang asul na kalangitan, pati na ang green na green na mga damo sa ibaba ng skyline. Inaaya siya nito na mag-rides pero tumanggi siya dahil baka mapano pa ang anak nito. Kaya naman pinagbasdan na lamang nila ang mga tao sa ibaba nila na nagsisiyahan at naglalambingan. Evelyn, alam ko masyadong madali. Pero kasi hindi ko na kayang pigilan itong nararamdaman ko para sa'yo. Eve, gusto kita. Gustong gusto kita. Please, payagan mo ko ligawan ka. Pangako, naaalagaan at mamahalin kita ng higit pa sa buhay ko. Buong pusong pag-amin ni Jacob ng kanyang nararamdaman para sa dalaga. Jacob, hindi pwede dahil magiging isa na akong ina. Malumanay naman na paliwanag ni Evelyn sa binata na ikinabigla nito. How? Wala naman nabanggit si Tito na may boyfriend ka. Dahil lang sabi niya sa akin, wala kang karelasyon. Kaya paano? Naguguluhan tanong ni Jacob dahil hindi naman sa kanya sinabi ng Tito Alfonso niya na buntis pala si Evelyn. Nahabang istorya, Jacob, pero tama ka. Wala akong karelasyon. Pero may tao akong labis na minahal. Pero hindi niya yun kayang suklian. Kaya naman iniwan ko na lamang siya para hindi ako umaas at masaktan pa. Paliwanag na lamang ni Evelyn kay Jacob, kahit ang totoo ay tinakasan niya lamang si Lincoln noon. Kung ganun, ako ang tatay yung ama ng batang dinadala mo.
Pangako, magiging mabuting ama ako sa kanya. Just please, tanggapin mo lang ako. Pagsusumamo ni Jacob kay Evelyn, saka hinawakan ang dalawang kamay nito. Ngunit agad din itong pinawi ni Evelyn dahil ayaw niya itong paasahin. Kahit nagalit siya kay Lincoln, ay hindi niya maitatanggi sa puso niya na mahal niya pa rin ito kahit na sobra siyang sinaktan ni Lincoln noon. I'm sorry Jacob, pero hindi pwede dahil may iba akong gusto. Napakagwapo mo, kaya huwag kang magsayang ng oras sa isang disgrasyadang katulad ko. At hindi ko din kayang suklian ang pagmamahal na ibibigay mo sa akin. Napakarami pang babaeng katulad ko dito sa mundo. Kaya please, wag na ako. At saka salamat dahil nagustuhan mo ako. Pero hindi talaga pwede eh. I'm so sorry. Para namang sinaksak ng kutsilyo ang puso ni Jacob nang sabihin yun sa kanya ni Evelyn. Napakaswerte niya naman sa'yo. Pero okay lang. Hindi ko naman pinagsisihan na magustuhan ka. Dahil kamahal-mahal ka naman talaga. Sayang nga lang at nahuli ako. Kung sana'y nakilala agad kita, baka sakaling pwede pa. Huwag kang magsasorry dahil wala ka namang kasalanan. Tara na, ihahatid na kita sa inyo dahil gumagabi na din. Kahit na nasasaktan si Jacob ay pinilit niya pa rin ngumiti at ipakita kay Evelyn na ayos lang siya. Kahit na ang totoo ay parang nahati ang puso niya sa dalawa. Inihatid na nga ni Jacob si Evelyn sa bahay ng tita nito. Inaaya pa sana ng ginang ang binata para doon na mag-dinner. Pero tumanggi na ito at sinabing may kailangan pa itong puntahan at asikasuhin. Nagpaalam na nga sa kanila si Jacob, kaya naman pumasok na sila magtiya sa loob ng bahay nito. Batid ni Vivian na mayroon nangyari sa dalawa, kaya naging ganon si Jacob kanina, na animoy may iniiwasan at nangmamadali. Napakalungkot din ng mga mata ng binata. Umamin po siya sa akin tita, na gusto niya daw po ako. Panimula ni Evelyn dahil batid niyang yun ang nasa isip ng tiyahin, kaya naman gusto niyang ikwento dito ang lahat. Kaya pala parang nalugi yung muka. Wala ba talaga siyang chance, iha? Or kaya dahil ayaw mo sa kanya? Ay dahil sa ama ng dinadala mo tumitibok ang puso mo? Malumanay na tanong ni Vivian sa pamangkin. Ayoko magsinungaling tita, pero opo, siling ko lang po talaga ang mahal ko. Pinipilit ko po magalit sa kanya, pero hindi ko po magawa na tipong kahit hindi niya ako kayang mahalin, ay minamahal ko pa rin siya. Pero kasi, hindi na pwede eh. Dahil bukod sa galit sa kanya ang mga magulang ko, ay hindi niya din po ako mahal. Napaluha ng tuluyan si Evelyn nang maalala niyang muli si Lincoln. Walang masama sa nararamdaman mo, iha. It's a part of love. Kaya ka nasasaktan. Hayaan mo na lang na gumawa ng paraan si Tadhana kung talagang kayo ang nakatadhana para sa isa't isa. Mabuti na din na tinapat mo agad si Jacob para hindi na umasa pa. Tahana, at baka pumangit ang apo ko. Pinunasan naman ng mga palad ni Vivian ang pisngi ng kanyang pamangkin, saka ito niyakap na mahigpit. Salamat po tita, at naiintindihan niyo po ako. Nakangiti na si Evelyn nang sabihin niya yun sa tiyahin, dahil gumaan na ang pakiramdam niya nang yakapin siya nito. Apat na taon na din ang nakalipas, at heto na ako ngayon. Nilalanghap ang sariwang hangin, at ang mainit na klima ng Pilipinas. Hindi na malamig na katulad ng sa Canada. Mama, alam po ba nila Lolo at Lola na uuwi po tayo ngayon? Tanong sa akin ni Mike. Hindi ko ito ihinayaang English lang ang alam na lingwahe nito. Dahil gusto ko kapag nasa Pilipinas na kami, ay magtatagalog lamang siya. Gusto kong sanayin siya na kahit mayayaman ang Lolo at Lola niya, ay maging down to earth pa rin. Yun nga lang, minsan talaga ay may pagkasuplado itong anak ko. Lalo na sa ibang tao na siyang minanayata niya sa kanyang ama. Hindi nila alam anak dahil isusurprise natin sila. Nakangiti ko namang sagot sa aking anak na ikinaningning ng mga mata nito. Excited na po akong mamit sila Lolo at Lola, Mama. Natutuwang sagot ni Mark na sinang-ayunan ko agad dahil maging ako ay nasasabik na din na makita ang mga magulang ko. Nagbook na ako ng Grab nang may huminto ng taxi sa harap namin. At dahil mukhang matatagalan pa yung tinawagan ko, eh sumakay na kami ni Mark para makauwi na agad kami, saka ko kinansel yung kinontak ko. Matulog ka na muna anak, gigisingin ka na lang ni Mama kapag nandun na tayo, kasi medyo mahaba-haba pa ang biyahe natin. Saad ko sa anak ko dahil mukhang pagod na ito sa biyahe. Okay po! Sagot naman ito saka humiga na sa hita ko hanggang sa nakatulog na nga ito. Habang pinagmamasdan ko si Mark, ay nakikita ko ang mukha ng ama niya na kinasusuklaman ko na ng tuluyan ngayon. Nang dahil sa ginawa niya sa aking ama, hindi sa akin sinabi ni Mama ang nangyari.
Pero sinabi naman sa akin ni Tita Vanessa na pinagbabaril umano ng ama ni Lincoln ang aking ama. Kaya naman yung galit na pinipilit kong gawin sa kanya ngayon ay nangyari na dahil sa ginawa nito. Mabuti na lang talaga at okay na ngayon si Papa. Nagtataka nga lang ako kung bakit parang ibang daan ang tinatahak namin. Kaya naman tinanong ko yung driver. Kuya, mali po yung dinadaanan natin. Pukaw ko dito dahil baka hindi lang nito alam ang daan na sinabi ko. Pero hindi ito sumagot bagkus ay mas lalo pa nitong binilisan ang pagmamaneho. Kaya naman binalot na ako ng kaba at takot. Kuya, itigil mo ito sa sasakyan, bababa kami ng anak ko. Madiin at kinakabahan kong utos dito. Pero para itong bingi, kaya naman yung hawak kong bag ay ipinukpok ko sa kanya. Kaya naman bigla ito nagpreno. Ma'am Evelyn, hindi nga po kita pwedeng ibaba dahil malalagot ako kay boss nito. Problemado na sagot nito. Tinignan ko ito ng maigi. Saka ko napagtanto, natauhan pala ito ni Lincoln na walang iba kundi si Jake. Walang hiya ka, Jake? Napakahayop talaga niyang amo mo. Buksan mo yung pinto at bababa kami ng anak ko. Mahina, ngunit madiin kong utos dito para hindi magising si Mark. Pero hindi ito sumunod dahil ibinalik na nito ang atensyon sa pagmamaneho. Kaya naman walang humpay ako sa paghampas sa kanya ng bag ko. Aray ma'am, tama na, masakit na. Reklamo nito saka ito lumiko sa parang magubat na lugar. Kaya naman natigil ako sa paghampas sa kanya dahil bigla na lamang tumambol ng malakas ang puso ko. Saka ko niyakap ang natutulog kong anak. Tumigil na nga kami sa gitna ng kagubatan na may nakatayong mansyon. Bumaba na nga si Jake saka nito binuksan ang pinto ng sasakyan. Pero hindi ako lumabas at mas lalong hindi ko binitawan ng anak ko. Hanggang sa may inispray ito na nagpabigat sa talukap ng mata ko. Hanggang sa dumilim na ang buong paligid. Marahang mga haplos ang nagpabalik sa ulirat ko kaya naman napabalikos ako ng bangon. Na siyang pinagsisisihan ko dahil dumampi ang labi ko sa labi ng lalaking kinasusuklaman ko ng husto. Napakawalang hiya mo talaga, Lincoln! Bulyo ko dito matapos ko itong itulak pero ang hayop ay ngumiti lang. Hindi mo ba ako na-miss? Ako kasi, miss na miss kita. Lalong-lalo na yung mga mainit natin tagpo. Nakangiti nitong sabi na ikinataas ng mga balahibo ko. Kaya naman nasampal ko ito ng ubod ng lakas. Ang sweet mo naman. I love you too, honey. Sagot nito na may ngisi sa labi. Parang baliwala lamang dito yung pagsampal ko sa kanya. Kaya naman sobra ako nainis. Nasaan ang anak ko, ha? Ilabas mo si Mark dahil aalis na kami sa impyernong lugar na to. Sigaw ko dito pero tanging pag-iling lamang ang isinagot nito. Saka ito lumapit sa akin. Kaya naman napapaatras ako hanggang sa dumikit na ang likod ko sa pader. Anak natin, honey. Dahil hindi mo naman siya mabubuo ng ikaw lang. Dahil sperm ko siya. Kaya ako ang ama niya at anak natin siya, okay? Malumanay nitong saad saka dahan-dahang lumapit sa akin ang mukha nito. Kaya naman buong lakas ko itong tinuhod na siya nagpatalon-talon dito habang hawak-hawak ang nasaktan nitong alaga. Sinulit ko yung pagkakataon na namimilipit siya. Kaya naman tinakbo ko na yung bukasan ng pinto. Nang mapagtanto ko na nakalak pala yon, kaya naman binalikan ko si Lincoln saka ito pinagpapalo dahil naiinis na ako sa kanyang katusuhan. Nang kukunin ko na yung nakita kong vase na plano ko sanang ihampas sa kanya ay nahuli niya na ang kamay ko saka ako parang sako na dinala sa kama nito. Na siyang ikinapanik ko dahil bigla na lamang nitong tinalian ang mga kamay ko sa ulo na ng kama. Pagkatapos ay pumuesto ito sa ibabaw ko saka nito hinubad ang damit na suot. Anong gagawin mo? Kinakabahan kong tanong dito. I'm going to punish you, honey. Dahil sinakta mo yung body ko. Kaya naman pagbabayaran mo yan ng husto. Sagot naman nito saka ko sinungaban ng mapusok na halik sa labi. Pilit kong iniiwas ang ulo ko pero baliwala yon dahil bumaba na ang mga labi niya sa liig ko pababa sa aking dibdib. Napasigaw na lamang ako nang punitin nito ang suot kong damit saka yung itinapon sa sahig. Kaya naman tanging pag-iyak na lamang ang nagawa ko. Dahil para kong bumalik sa nakaraan, nang bigla na lamang itong tumigil sa paghalik sa akin saka ako nito tinignan na may pag-aalala. I'm sorry for everything, Evelyn. Mahina nitong saad saka umalis sa ibabaw ko. Pagkatapos ay kinumutan ako nito saka tinanggalan tali sa kamay ko saka ito muling tumingin sa akin. Napakalungkot ng mga mata niya. Pero bakit? Bakit siya nalulungkot samantalang napakasama niyang tao? Alam ko na naging masama ako. Pero pinagsisisihan ko na yon. Alam ko din na hindi mo ako magagawang patawarin. Kaya naman hindi na kita sinundan pa sa ibang bansa. Pero binabantayan kita mula sa malayo
Palagi ako nakamasid sa'yo at sa anak natin. Natakot ako lumapit dahil baka ipagtulakan mo lang ako. Lalo pa't napakalaki ng kasalanan ko sa'yo. Yun nangyari naman sa ama mo, eh hindi ko yun alam. Dahil nasa hospital ako. Malumanay nitong paliwanag na nagpabigla sa akin. Napansin siguro nito ang pangungunot na noo ko, kaya naman muli ito nagpatuloy. Nung umalis ka, ay hinanap kita. Nag-aalala ako ng husto sa'yo dahil buntis ka. Yung mga pagbabata ko sa'yo noon ay wala naman mga katotohanan. Dahil ang gusto ko lang ay huwag mo akong takasan. Hinanap kita ng hinanap hanggang sa hindi na kita nakita pa. Kaya naman umuwi na lamang ako, saka ako nag-inom. Mga ilang oras pa ay may kumatok sa pinto ko noon. Kaya naman pinagbuksan ko at ang ama mo ang tumambad sa harap ko na may daladalang baril, saka ako pinaputukan ng 4 beses kaya ako na hospital. Yun nangyari naman pamamaril ng ama ko sa papa mo ay ganti niya lamang yun, pero maniwala ka, wala kong alam dun. Minahal kita nang hindi mo napapansin at nalaman ko na lang na mahal na pala kita nung nawala ka na sa akin. Mahabang salaysay nito pero nanatili akong tahimik. Kahit na nagulat ako ay hindi ako nagsalita. Kamukhang kamukha mo yung yumao kong asawa na si Victoria. Pero nagloko siya at nakita ko pa mismo sila ng kaniig niya. Humingi siya ng tawad pero hindi ko siya pinatawad. Kaya naman umuwi siya sa kanila, saka siya ng patiwakal doon. Nagalit ako sa kanya dahil lumalabas na ako pa ang masamang asawa imbis na ayusin niya yung sarili niya ay hindi niya ginawa dahil mas pinili niyang talikuran yung problema. Nagilaman ako ng mga bar gabi-gabi hanggang sa mahagip ka ng mga mata ko. Pinagbasdan kita ng maigit na pagtanto ko na kamukhang kamukha mo si Victoria, kaya binili kita. Tapos yon, naging masama ako at ginantihan ka kahit na wala ka namang kasalanan o atraso sa akin. Patawad Evelyn, patawad sa lahat-lahat. Gusto kong ayusin ang sa atin. Kaya sana bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon at ipinapangako ko sa'yo nang hinding-hindi ka na magsisisi. Mahal kita, Evelyn. Kayo ng anak natin. Mahal ko kayo. I'm sorry sa lahat-lahat. I'm sorry, honey. Kitang-kita ko ang pagpatak ng mga luha niya. Sobra akong nagulat sa mga nalaman ko. Damandam ako yung sakit na nararamdaman niya hanggang sa tumulo na lang bigla ang mga luha ko nang hindi ko namamalayan. Kaya naman agad ko na sana itong pupunasan nang maunahan ako ng kamay ni Lincoln. At ito na ang nagpunas sa mga luha kong bumagsak. I'm sorry, Evelyn. Please, bigyan mo pa ako ng pagkakataon. I love you. Puno ng pagsamo nitong saad habang nakatingin sa mga mata ko. Hindi ko siya kayang tignan ng matagal dahil para akong nahihipnotismo na sabihing pinapatawad ko na siya. Pero hindi kasi yun ganun kadali. Hanggang sa maramdaman ko na lang ang kanyang labi sa akin. Napakabanayad ng ginagawa niyang paghalik. Kaya naman nadadala ako. Pilit ko nilalabanan ng kagustuhan ng puso at katawan ko pero hindi ko magawa. Hanggang sa buong puso ko nang ipinagkaloob ang sarili ko sa kanya. Pareho kaming hingal. Nang humarap siya sa akin, may ngiti na sa kanyang mga labi. At kitang-kita ko ang kasiyahan sa kanyang muka na ngayon ko lamang nasilayan. Let's get married, honey. Please, marry me. Sincero nitong pag-aya sa akin. Pero paano ang mga magulang ko? Galit sila sa'yo at alam kong hindi sila papayag sa relasyon natin. Kaya nga paksalan mo ako para wala na silang magawa. At kailangan na din natin lagyan ng tiyan mo ng kasunod ni Mark para wala ka na talagang kawala sa akin. Please, say yes. Loko ka. Pero, sige, basta please lang. Huwag muna uli akong sasaktan. Nakayuko kong sagot dito. Dahil kinakabahan pa talaga ako kasi para napakabilis ng pangyayari. Napakarupok naman kasi nitong puso ko. Parang gusto ko na lang ulit tuloy bumalik ng Canada kasi doon hindi komplikado ang buhay ko. Saka wala akong pagpipilian. Yes, thank you honey. I love you, I love you, I love you. Bukas na bukas din ay kakausapin ko yung kaibigan ko na abogado para makapagpakasal na tayo. Ang kaso honey, sa West lang muna tayo ha? Pakasal na lang ulit tayo kapag okay na ang lahat. Tsaka hindi na ako mangangako dahil gagawin ko na mamahalin ka ng lubos kayo ng anak natin. I love you Evelyn, madrigal ng buhay ko. Nakangiti nitong pangako sa akin habang hawak-hawak ang mga kamay ko. Where's my I love you too? Tanong nito na may ngiti sa labi saka hinalik-halikan ang kamay ko. I love you too? Sagot ko dito pero parang ito naguluhan kaya napangiti ako. Bakit patanong naman yung I love you too mo, honey? Come on, say it again.
but please, with feelings. Mapanunjo nitong saad na ikinainit ng mukha ko. Kaya naman napahalakhak na ito na siyang ikinatigil ng mundo ko. Para ako nasa paraiso nang marinig ang pagtawa niya. Dahil yon ang kauna-unahang marinig ko siya na tumawa. Kaya naman tumambol talaga ng husto itong puso ko. Na para bang kakapusin na ako sa paghinga ng dahil sa kanya. Nakakatulala ba ang kagwapuhan ko? Saad nito na nagpabalik sa katinuan ko. Kaya naman nahampas ko ito dahil sa kayabangan at kahanginan nito. Yabang mo ah, mas gwapo nga sa'yo si Jacob eh. Biro ko dito na tumalab naman dahil bigla na lamang nawala yung ngiti niya sa labi at napalitan ng pagsimangot. Kaya ako naman ang natawa. Hindi naman yung totoo dahil mas gwapo siya kay Jacob at mas matikas, mas matangkad. Basta, mas lamang siya kay Jacob para sa akin. Gusto mo bang parusahan uli kita? Pagbabanta nito habang unti-unti na namang lumalapit kaya naman binatukan ko na ito. Dahil ayoko pa kasi masakit ang kepyas ko. Napaka-abusado, pinagbigyan na gusto pang umisa. Loko, mas gwapo ka doon, okay? Binibiro lang kita kaya umayos ka dyan. Maligo ako na nga nang malinisan yung kadumihan ng utak mo. At saka dalhin mo na ako kay Mark at baka hinahanap na ako ng anak natin. Buhod sa sinabi ko ay umaliwalas na naman ang mukha nito. Saka ito bumangon pagkatapos ay nagdamit na. Magdadamit na din sana ako, kaso sinira niya pala yung damit ko. Kaya naman pumunta ito sa closet niya na ikinagulat ko. Dahil punong-puno yun ng mga damit na pambabae na alam kong para sa akin at may mga underwear din. Mukhang pinaghandaan niya talaga ang pagdala niya sa amin dito. Mautak talaga ang loko. Kuya, nakarating na ba dyan sina Evelyn at Mark? Tanong ni Vivian sa kapatid habang kausap sa telepono. Para alamin kung ligtas ba nakauwi ang apo nito at ang pamangkin. Wala pa dito ang anak ko, Vivian. Saka hindi naman niya sinabi sa amin ng ate mo na uuwi siya ngayon. Naguguluhan namang sagot ni Alfonso kay Vivian. Ang sabi niya sa akin ay susupresahin niya daw kayo. Kaya naman tinanong ko kung nakauwi na ba dyan si Evelyn. Dahil nung nakarang araw pa siya umalis kaya ako nangangamusta. Paliwanag naman ni Vivian sa kuya nito. Buhat sa sinabi ng kapatid ay binundol ng kaba ang dibdib ni Alfonso. Sige, salamat Vivian. Tatawagan na lang kita ulit. Sasagot pa sana si Vivian pero pinatay na ni Alfonso ang linya dahil may kutob na siya na may kinalaman na naman sa nangyaring pagkadelay ng uwi ng kanyang anak si Lincoln. Kaya naman agad niyang ipinatrace sa kanyang mahusay na tracker ang kinalalagyan ng kanyang anak at apo. Agad na umalis si Alfonso sa mansyon nito na may nagbabagang galit sa mga mata. Bitbit ang 45 kalibre ng baril matapos nga nitong makumpirma na nasa pudar nga ni Lincoln White ang kanyang anak at apo. Samantala, napakasaya naman ang anak ni na Evelyn at Lincoln matapos nilang ikasal sa West. Dahil buo na silang tatlo at may matatawag na din itong papa na matagal nang hinihiling ng batang si Mark. Hindi na nahirapan pa si na Lincoln sa pagpapaliwanag kay Mark dahil napakatalino ng kanilang anak kasi naintindihan agad nito ang paliwanag nila. Na kaya hindi nila nakasama si Lincoln ay dahil kinailangan ng ina ni Mark na magtapos ng pag-aaral sa ibang bansa. At mas pinili ni Lincoln na maiwan dito sa Pilipinas dahil sa negosyong inaasikaso. Magkamukha-mukha po talaga tayo, Papa! Magiliw na saad ni Mark sa ama habang may laman ang bibig nito ng pagkain. Oo naman, dahil sperm po kita, anak. Sagot naman ni Lincoln sa anak na agad naman binatukan ni Evelyn. Dahil naiintindihan yun ng kanilang anak dahil mahilig ito sa Wikipedia at sa mga diksyonaris. Natawa na lamang si Mark sa kanyang magulang dahil kakamot-kamot na lang sa ulo ang papa niya habang ang ina naman nito ay namumula ang muka. I know po papa, sa sperm niyo po talaga ako galing. Kaya po para tayong pinagbiyak na bunga. Segunda naman ni Mark na ikinasimit naman ni Evelyn dahil sumusubo na ito ng pagkain nang sabihin yun ng anak. Kaya naman agad itong binigyan ng tubig na nakangiting si Lincoln. See? Sangayon ang anak natin, honey. Tumatawang saad ni Lincoln sa asawa habang hinahagod-hagod ang likod nito. Sasagot na sana si Evelyn na may kumalampag sa gate. Kaya naman agad na napatayo si Lincoln saka nito ipinapasok kay Evelyn ang kanilang anak sa kwarto nito. Dahil may kutob si Lincoln na natuntun na sila ng ama ng kanyang asawa. Boss, nandiyan po sa labas si Alfonso Madrigal at may daladala pong baril. Ano pong gagawin natin, boss? Tanong ng bantay ni Lincoln na si Jake sa kanya habang hinahanda na ang hawak nitong baril. Wala kang gagawin, Jake. Doon ka na lamang sa likod ng bahay at ako nang bahala sa lahat. Sagot ni Lincoln dito na agad naman nitong sinunod saka ito pumunta sa likod ng bahay. Agad naman lumabas si Lincoln matapos masiguro na nakapasok ng anak at asawa niya sa kwarto ng mga ito. Saka hinarap ang galit na ama ni Evelyn.
Hayop ka, lalaki ka. Tarantado ka talaga, Lincoln White. Wala kang kadaladala, ano? Mapapatay kitang gago ka. Nasa na nga putan ako? Ilabas mo sila! Galit na galit nitong sigaw kay Lincoln. Pero parang baliwala lamang kay Lincoln ang galit ni Alfonso. Habang nakatutok sa kanyang hawak nitong baril dahil lumapit pa ito sa ama ng asawa. Saka ibinigay ang marriage certificate nila ni Evelyn. Agad naman itong kinuha ni Alfonso saka tinignan. Pagkatapos ay pinunit-punit. Pagkatapos itapon ay inapakapakan pa ito ni Alfonso. Saka muling binalingan si Lincoln at itinutok ang hawak nitong baril sa sentido ni Lincoln na seryoso lamang na nakatingin sa kanya. Batid ni Lincoln na gagawin yun ni Alfonso sa kanya. Kaya naman Xerox copy lamang ang ibinigay niya dito. Sir, mahal ko po ang anak niyo at... Hindi na natuloy pa ni Lincoln ang iba pa sanang sasabihin dahil agad siyang inundayan ng suntok ni Alfonso. Pilit na inindan ni Lincoln ang mga suntok ng ama ng kanyang asawa dahil bayad yon sa ginawa niya noon kay Evelyn. Kaya naman hinayaan niya na lamang na bugbugin siya nito. Hanggang sa makarinig sila ng umiiyak na bata. Kaya naman tumigil na si Alfonso sa pagsuntok sa kanya. Saka ito lumapit sa apo. Pero tumakbo ng tago lamang ito sa likod ni Evelyn. Huwag ka po lalapit sa akin. Masama ka po dahil sinasaktan mo po ang papa ko. Sad ni Mark habang umiiyak sa kanyang lolo na ikinadurog naman ang puso ng matanda. Apo, hindi yan totoo. Hindi masama si lolo. Kaya huwag ka matakot sa akin. Mahal na mahal ka ni Lolo, apo. Sinusundo ko lamang kayo ng mama mo at iniligtas sa masama mong ama. Pagpapaintindi nito sa apo, ngunit nananatili pa rin ito sa likod ni Evelyn. Maya-maya pa ay tumakbo ito sa gawin ng ama nito, saka ito niyakap ng mahigpit ni Lincoln. Papa, sorry po. Pero mahal ko po si Lincoln at asawa ko na po siya. Pasensya na po kung hindi ako nakapagsabi dahil alam ko po na hindi kayo papayag. Dumulo ang paliwanag ni Evelyn sa ama. Talagang hindi ako papayag, Evelyn, dahil sinaktan ka na ng lalaking yan. Nasasaktan ng husto si Alfonso dahil para siyang tinraidor ng kanyang sariling anak. Naikuyom na lamang nito ang kamao saka pinunasan ng luhang pumatak. Pagkatapos ay muling pinagmasdan ng apong umiiyak habang yakap-yakap ng ama nito. Bago nilisan na ang lugar na yon, bitbitan sa manay loob na ibinigay sa kanya ni Evelyn. Sinira nito ang tiwala niya kaya siya labis na nasasaktan. Papasok pa lamang sana sa sasakyan si Alfonso nang yakapin siya ng kanyang anak mula sa likod na lalong nagpabigat sa kanyang dibdib. Papa, sorry po. Patawarin niyo po ako. Mahal na mahal ko lang po talaga si Lincoln at pati po si Mark ay mahal po ang papa niya. Papa, patawarin niyo po kami. I'm so sorry, Papa. Umiiyak na paliwanag dito sa ama. Hindi na nakayanan pa ni Alfonso kaya naman hinarap na niya ang humahagulhol na anak. Saka nito pinunasan ang mga luha nito pagkatapos ay niyakap ang pinakamamahal na anak. Nasasaktan lamang si Papa. Pero huhuba din naman to, anak. Sa ngayon, ay aalis muna ako. Kung talaga mahal mo nga siya, ay wala na akong magagawa pa. Hihintayin ka na lang namin ng mama mo sa bahay. Ang hiling ko lang, anak, ay sana wag muna ngayon dahil hindi ko pa kayang tanggapin ang lalaking yan. Ama mo ako, Evelyn. Kaya ako nahihirapan tanggapin ang nangyayaring ito. Dahil kitang-kita ko noon ang nasasaktan ka lang dahil sa kanya. Grabe din ang ginawa sa akin ng ama na lalaking yan. Oo, may ginawa din ako masama sa kanya. Pero dahil yun sa ginawa niya sa'yo, anak. Seryoso, ngunit malumanay na saad nito kay Evelyn. Wala na nga nagawa si Evelyn nang umalis na ang kanyang ama. Nasasaktan siya ng husto, pero wala siya magagawa dahil puso niya ang may utos ng patawarin at mahalin muli si Lincoln. Bagsak ang balikat na bumalik sa loob ng bahay si Evelyn. Saka ito sinalubong ng asawa at anak ng mahigpit na yakap na siyang nagpaluhang muli kay Evelyn. I'm so sorry, honey. Huwag kang mag-alala. Alam ko matatanggap niya din ang lahat. Sa ngayon ay hayaan na muna natin ang papa mo dahil nabibigla lamang yon. Pagpapaunawa naman nito sa asawa dahil nasasaktan siya na makitang umiiyak ang babaeng binamahal. Sana nga, honey. Sana nga. Sagot naman ni Evelyn sa asawa saka ito gumanti ng yakap sa kanyang mag-ama. Samantala, naguguluhan naman si Amelia sa itsura ng kanyang kadarating lamang na asawa. Kaya naman agad nitong nilapitan at tinusisa kung ano ang problema. Ang anak natin ay umuwi na pala. Pero ang masaklap ay doon siya sa Lincoln White na iyon tumuloy. At ang masama pa ay mag-asawa na pala ang dalawa. Pagkatapos ang tingin pa sa akin ng apo natin ay isang masamang tao. Dahil sinugot po sila sa bahay ng lalaking yon. Nakita ito lahat ng apo natin, mahal. Malungkot ng paliwanag dito sa asawa. Huminahon ka lamang, mahal ko.
Kung mag-asawa na nga sila, ay wala na tayong magagawa. Ang tanging magagawa na lamang natin ay ang tanggapin sila ng buong puso para makasama natin ang apo natin. Saad nito sa asawa, saka dinampian ng halik sa noo para naman maibsan ang sama ng loob na nararamdaman nito. Maging siya ay nabigla, ngunit kung yun talaga ang gusto ng kanilang anak, ay malugod niya na lamang yung tatanggapin. Sa halos isang buwan naming magkakasama na mag-ina ko, ay masasabi ko sobra akong natutuwa at nagagalak. Maayos ang pagsasama namin ng aking asawa. Yun nga lang, ngayong mga nagdaang araw ay nagsusungit siya sa akin, kahit wala naman akong ginagawa. Tulad na lang ngayon, papalapit na naman ang napakaganda kong asawa, kaso salubong naman ang kilay. Papa, bakit ganyan itsura ni Mama, parang uutangan? Tanong sa akin ng anak ko, dahil kakaahon lang namin galing sa pool. Hindi ko alam, baka may dalaw lang kaya ganyan. Ngitian na lang natin, baka ngitian din tayo ng mama mo. Sagot ko naman dito na agad namang ginawa ni Mark. Ngitian nga namin ng pagkatamis-tamis ang asawa kong pinoproblema ata ang mundo. Magmirienda ka na Mark, saka magpalik ka na din ng damit mo. At baka lagnatin ka sa tagal niyong mag-swimming nitong papa mo. Saad nito sa anak namin na sinunod na lamang ni Mark, saka nito kinuha yung tuwalya niya at pumasok na sa loob. At ikaw, huwag kang umiti dahil para kang asong pangag. Saad nito na ikinatagalgal ko. Ako? Asong bangag? Grabe ka naman honey, napakagwapo ko namang adik na aso. Adik sa'yo, pwede pa. Biro ko dito dahil namumulan na naman ito sa sobrang inis. Hindi ka gwapo no? Mukha mo. Sa guest room ka matutulog mamaya dahil ayokong katabi ka kasi alikot-likot mo. Muli nitong sabi na nakataas pa ang isang kilay. Honey naman, wala namang ganyanan. Sige ka, lalamigin ka mamaya kasi walang pogi na yayakap sa'yo. Biro ko dito pero dirty finger lang ang isinagot nito, saka tumalikod na. Kaya naman agad ko itong sinundan saka niyakap mula sa likod. Ano ka na naman ba? Tanong nito nang may diin saka ako pilit na inaalis sa kanya. Nilalambing ka po honey, kasi parang meron ka ngayon. Gusto mo ba hilutin ko yung puson mo? Suggestion ko dito at baka pumayag. Wala kong dalaw no? At isa pa, lagpas na nga sa Diyo yung dapat na araw na datanan ako. Kasi mapahanggang ngayon ay wala pa rin lumalabas sa... Sagot nito na bigla pa lumaki ang kanyang dalawang mata. Bakit honey? May problema ba? Tanong ko dito dahil bigla siyang na-shock. Gosh, di kaya buntis ako? Kasi hindi pa rin ako dinadatnan eh. Bili mo nga ako ng pregnancy test? Or papuntahin mo dito yung friend mo si Doc Mary? Para malaman natin han. May ngiti sa labi nang sabihin niya yon. Kaya naman agad ko ngang kinontak si Jake para sunduin si Mary. Tiyak ko na matutuwa ang gagong yon dahil gusto nun si Mary. Matapos kong utusan si Jake ay muli kong ibinalik ang atensyon ko sa aking asawa. Saka ko ito niyakap ng mahigpit. Hindi ko maipaliwanag ang sayang nararamdaman ko ngayon. Dinama ko ang tiyan niyang maliit saka yung pinakiramdaman ng mabuti. Pero tunog lang kinakalam niyang sikmura ang narinig ko nang idikit ko ang tenga ko sa tiyan niya. Kaya naman napatawa ko ng malakas. May nakakatawa ba ha, Lincoln? Masungit at naiinis na naman itong tanong. Wala naman, tumunog kasi yung tiyan mo nung pinakinggan ko. Tara, merienda na tayo han, para hindi na magreklamo yung second baby natin. Agad ko saad dito dahil mukha na namang bulkan na sasabog ang itsura nito. Ano mo nasabi second baby natin? Bakit? May resulta na ba? Wala pa, kaya huwag kang assuming dyan. Pambabaran nito nanginitian ko na lamang, saka ko muling hinawakan ng tiyan nito, saka ko dinampian ng halik ang kanyang noo. I can't feel it, han? Nakasisiguro kong sagot sa kanya. Okay, sabi mo eh. Pagsang-ayon na lamang nito, kaya naman inakay ko na siya sa loob para makapagmerienda na kami. Matapos naming magmerienda, ay sakto naman pagdating ni Mary kasama si Jake na maaliwala sa mukha at may pasipul-sipul pa. Mukhang alam ko na ang rason ng pagpapatawag mo sa akin ngayon, Lincoln, ha? Kantsaw sa akin ni Mary na tinangaon ko na lang dahil totoo naman yung iniisip niya. Siya, sige, asikasuhin ko na muna tong asawa mo nang malaman na nga natin. Paalam nito sa amin kaya naman lumabas na muna kami ng bahay ni Jake dahil may itatanong din ako sa kanya tungkol sa mga pinapagawa at pinapatrabaho ko sa kanya. Base po sa mga nakikita at naririnig ko boss, kaya mukhang nangungulila na ng husto ang pamilya ni Ma'am Evelyn sa kanya. Narinig ko din po na hinihintay lamang na mag-asawa na pumunta kayo sa bahay nila dahil mukhang okay na kayo sa kanila boss. Sa lisay nito ay kinaaliwalas naman agad ng mukha ko. Tama-tama, kung sakaling mamabuntis nga si Evelyn ay saka kami pupunta sa kanila para mapakasalan ko na sa harap ng altar ang asawa ko. Matagal ko nang inayos ang kasal namin ni Evelyn, schedule na lang ang kulang.
pero hihintayin ko muna ang basbas ng mga magulang ng asawa ko bago ko siya hiharap sa bahay ng Diyos. Mukhang saya-saya natin ngayon, boss, ha? Baka naman pwede mo na akong ireto niyang kay Doc Mary dahil nagawa ko na yung pinag-uutos niyo. Kahit napakahirap makapasok sa mansyon ng mga madrigal ay ginawa ko para matulungan niyo ako kay Doc Mary. Ngingiti-ngiti nitong sabi. Oo nga pala, yun nga pala yung ipinangako ko sa kanya. Na kapag nagawa niyang alamin kung galit pa ba sa akin ang pamilya ng asawa ko ay ilalakad ko siya kay Mary. Paano kung hindi ka pala niya type? Panunudyo ko dito gamit ang seryosong tinig, kaya naman bigla itong natahimik, saka parang nag-isip. Biro lang, huwag ka mag-alala, akong bahala sa'yo. Sa ngayon, ito munang number niyang may bibigay ko sa'yo. Tapos yung iba, ay ikaw naman ang dumiskarte. Buhat sa sinabi ko, ay bigla na lamang umiti ang loko. Kita mo nga naman talaga ang nagagawa ng pag-ibig, ang bilis magpabago ng mood. Agad naman itong sinibang number ni Mary, saka bumalik na ng sasakyan. Dahil papalabas na si Mary, kasunod ang asawa ko na masayang nakangiti sa akin. Congratulations, Lincoln, dahil magiging daddy ka na ulit. Sa at nito, sabay abot ng palad ko, parang nakipagkamay dito. Saka na ito nagpaalam sa amin na tutuloy na. Na tinangoon na lang namin mag-asawa, saka magkapanabay na nagpasalamat, kaya naman natawa na lamang ito, saka nagtuloy sa pag-alis. God, Han, thank you so much. I love you, I love you, I love you. Punong-puno at nag-uumabaw ang sayang nararamdaman ko sa biyayang natatanggap namin mag-asawa. I love you too, Han, and thanks God, dahil binayayaan niya uli tayo ng pangalawang anak. Pwede ba nating ipaalam kina Mama at Papa, Han? Tanong nito na agad ko namang silang ayunan. Saka ko siya ginawara ng puno ng pagmamahal na halik na tinugon naman agad nito. Matapos ng pinagsaluhan naming halik, ay muli kaming pumasok sa loob ng bahay na magkahawak ang kamay. Para ipaalam kay Mark na magiging kuya na siya. Tiyak ko na matutuwa yon dahil lumihingi na yun sa akin ng kapatid. Anak, tama na muna yung games mo at may good news kami ng mama mo sa'yo. Nakangiti kami pareho ni Evelyn kay Mark. Agad naman itong pinatawan ng cellphone nito, saka kami tinignan ng may pagtatanong. Ano po yan, Mama? Papa? Tanong nito sa amin, saka lumapit at pumagit na siya sa amin. Nakikinangiti naman naming mag-asawa dahil napakalambing talaga ni Mark sa amin. Magiging kuya ka na, anak. Saad ni Evelyn sa panganay namin. Guys, inunahan ako. Ako dapat ang magsasabi. Talaga po, Mama? Papa? Magiging big brother na po ako? Yehey! Ano pong gender niya, Mama? Excited nitong tanong, kaya naman ginulo ko na lamang ang buhok nito. Nang bigla na lamang ito magsalita uli. Ay, hindi pa pala malalaman ang gender ng baby kapag maliit pa ang tummy. Kaya naman napatawa na lamang kami ni Evelyn dahil sa edad nitong 4 na taon ay marami na agad itong nalalaman. Kinaumagahan ay maaga kami naghanda ng pagkain ng asawa ko dahil dadalaw kami sa bahay ng mga magulang niya. Ginising ko na muna si Mark saka kami sabay-sabay ng kumain. Pagkatapos ay gumayak na nga kami papunta sa mga magulang ng asawa ko. Nung makita si Evelyn ng gwardya, ay agad dito binuksan ng malaking gate saka kami dumiretso na sa loob. Tatlong katok ang nagpabukas ng pinto at saktong ang ina ng asawa ko ang tumambad sa amin. Ay, Diyos ko, anak ko! Agad na niyakap ni Evelyn ang kanyang ina. Na mahigpit naman na ginantihan ni Evelyn saka lumuluhang humihingi ng tawad na tinanggap naman agad ng ina nito. Pumasok na nga kami sa loob at magilo na kinumusta ng kanyang lola si Mark at maging ako ay kinumusta din ni tita. Maraming salamat naman, iho, at dumalaw na kayo dito. Diyos lang ang nakakaalam kung gaano ako nangulila sa anak at apo ko. Mahinahon nitong pagkukwento sa akin, sabay hawak sa kamay ko. At hinimas-himas yon. Kaya naman napangiti ako dahil naramdaman ko muli ang haplos ng isang ina sa katauhan ng ina ng asawa ko. Matagal na po talaga namin gustong pumunta dito, tita. Sadyang pinapangunahan lang po talaga kami ng hiya. Gusto ko din po na formal na hingin ang kamay ng anak ninyo para iharap sa altar dahil sa West lang po kami nagpakasal ni Evelyn noon. Kaya naman gusto ko pong bumawi dahil deserve po ng asawa kong yung grandeng kasal. Pagpapaalam ko dito na ikinatuwa naman nito saka tumangutango. Tawagin mo na din akong mama, iho, dahil asawa ka na ng anak ko. Nakangiti nitong sabi. Opo, mama. Maraming salamat po. Tumango na lamang ito dahil papalapit na sa amin ang asawa nito. Kaya naman bigla ko napaayos ng tayo. Good morning po, sir. Bati ko dito pero tango lamang ang giginanti nito. Saka ako inaya na mag-usap ng masinsinan na malagot ko naman pinaunlakan. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Tinatanggap na kita para sa anak ko. Basta ipangako mo lamang sa akin na magiging mabuti kang ama at asawa sa kanila. Kalimutan na lang natin ang nakaraan at bumuo na lamang tayo ng panibagong memorya ng masaya
Kaya naman ihanda mo na ang pagpapakasal ninyo muli ng anak ko dahil ayoko ng simpleng kasal lang para sa anak ko. Seryosong saad nito. Maraming salamat po, sir. Saka naayos na po lahat ng tungkol sa kasal namin. Schedule na lang po ang kulang. Sagot ko naman dito na may ngiti sa labi dahil sa sobrang kagalakan. Mabuti naman kung ganon at saka tawagin mo na din akong papa. Saad nito, nasabay akbay sa akin. Salamat po, papa. Sagot ko, saka kami muling pumasok sa loob. Lumapit na ako sa asawa ko, saka ko ito hinalikan sa pisngi. Pagkatapos, ay sabay naming ibinalita sa kanila na nagdadalang tao na ulit si Evelyn na ikinatuwa naman ng dalawang matanda. Saka kami kinongratulate at pinag-usapan na nga namin ang nalalapit namin pag-iisang dibdib muli ng aking pinakamamahal na asawa. I-edit mo ang larawan ng dalawang to at gawin mong makatotohanan talaga para hindi matuloy yung kasal ng lalaking yan sa babaeng gusto ko. Maliwanag ba? Utos ng nakasombrero at nakamas na lalaki sa editor na sinunod naman ito agad dahil sa malaking bayad dito sa kanya. May ngiti naman sa labi ang lalaking balot ang muka nang umalis sa pribadong shop na yon. Saka pumasok na sa sports car nito, saka pinaharurot ang sasakyan nito paalis sa lugar na yon. Bukas na ang kasal ni na Lincoln at Evelyn, kaya naman excited ng romampa si Evelyn sa red carpet ng simbahan. Busy sa kakatingin ng mga damit pambata si Evelyn sa kanyang cellphone. Habang minamanikuran siya ni Ate Mem kung tawagin, nang bigla na lamang siyang makareceive ng mga larawan ni Lincoln na may kahalikang ibang babae at hindi lamang yon. Dahil may mga intimates din ang kanyang asawa sa babaeng kasama sa larawan. Para bang nablangko saglit ang utak niya sa kamilang pinagmasdan ng pictures sa kanyang cellphone. Dahil baka namamalikmata lamang siya. Pero hindi, dahil totoo ang lahat. Kaya naman bigla niya na lamang nabitawan ng telepono saka pinatigil na ang naglilinis ng kanyang kuko. Saka tumakbo papasok ng kanyang silid at doon ibinuho sa lahat ng sakit. Bakit mo nagawa sa akin to, Lincoln? Hindi pa ba ako nag-isapat sa'yo para maghanap ka ng iba? Bakit? Puno ng hinanakit na tanong niya sa larawan nilang mag-asawa. Kaya naman ibinato niya yon saka nang hihina na napahawak sa kanyang tiyan. Napahiyaw ng tuluyan si Evelyn nang may dumaloy na dugo sa kanyang mga hita. Hindi, hindi, baby please. Mama, papa, tulong! Naguhumiyaw na paghingi ng tulong ni Evelyn sa magulang. Nagad din naman siya dinaluhan ng mga taong naroon malapit sa kwarto niya. Diyos ko anak, ano nangyari? Dalhin na natin sa ospital ang anak natin, Alfonso! Hysterical naman na saad ni Amelia. Dali-dali naman binuhat ni Alfonso ang kanyang anak saka pinaharurot ang sasakyan papuntang hospital. Kinontak naman agad ni Amelia si Lincoln dahil wala ito sa bahay nila. Dahil pumunta ito sa lugar ng ama para ipaalam ang pag-iisang dibdib nila ni Evelyn. Para naman binuhusan ng malamig na tubig si Lincoln nang marinig ang mga sinabi ng ina ng kanyang asawa. Kaya naman agad na nagmadaling makapagpabok ng flight si Lincoln. Pero hindi na yun hinayaan pa ng kanyang ama dahil ang private plane ang siyang gagamitin nila para makarating agad ng Pilipinas. Agad na isinugod sa emergency room ang dumadaing na si Evelyn. Saka mataimtim na nagdarasal na sana ay ligtas na ang kanyang anak. Labis niyang sinisisi ang sarili. Dahil sa kapabayaan, dahil linayaan niya madamay ang anak sa sinapupunan niya. Sa awa naman ng Diyos, ay hindi na paano ang bata sa tiyan ni Evelyn. Inilipat na ng private room si Evelyn, kaya naman nakapasok na din ang kanyang nag-aalalang magulang. Salamat naman sa Diyos anak at hindi na paano ang apo ko. Saad ng ina ni Evelyn, saka nito hinaplos ang tatlong buwan na tiyan ng anak. Ano ba nangyari sa'yo anak at dinugo ka? Seryosong tanong naman ng ama ni Evelyn. Isinalaysay naman lahat ni Evelyn sa magulang ang nangyari dahil hindi niya kayang maglihim sa mga ito. Bukod pa doon ay ayaw niya na rin magpakasal pa kay Lincoln at ayaw niya na rin itong makita pa. Napakawalang hiya talaga ng hype ng lalaking yon. Binigyan na ng chance tapos nagloko pa rin? Humanda siya sa akin dahil talagang tutuluyan ko na siya ngayon. Nang gagalaiti sa galit na sabi ng ama ni Evelyn. Huwag kang gagawa ng hakbang na pagsisisihan mo, Alfonso. Huwag mong daanin sa dahasan lahat. Alamin mo muna ang buong pangyayari bago ka gumawa ng desisyon. Seryosong saad naman ni Amelia sa asawa dahil ayaw niya nang maulit pang muli ang nakaraan. Sa maikling panahon ay nakilala ni Amelia ang ugali ni Lincoln at masasabi niya loyal ito sa kanyang anak dahil mahal na mahal nito si Evelyn. Tumaan pa ang mga ilang oras ay dumating na din si Lincoln kasama ang kanyang ama. Pagpasok pa lang ni Lincoln sa silid ng asawa ay isang kamao ang sumalubong sa kanya. Kaya naman nabuwal si Lincoln dahil hindi niya yun napansin. At isa pa ay nagulat siya ng husto
dahil nagmadali siyang makauwi at labis na nag-aalala sa asawa. Tapos tapaksa mukha pa ang isasalubong sa kanya ng ama ng kanyang asawa. What the fuck is wrong with you, Madrigal? Galit na tanong naman ni Livion White kay Alfonso. Yung anak mo, ginagago ang anak ko. Nanggagalaiting sagot ni Alfonso kay Livion, kaya naman naguluhan ng mag-ama sa mga sinasabi nito. Agad na itinapon ni Alfonso sa mukha ni Lincoln ang larawan niya na may kahalikan at kasiping na babae. Kaya naman literal na nalaki ng husto ang mga mata ni Lincoln. Pa, hindi po to totoo. Saka hindi ko po magagawa ang ganyang bagay dahil mahal ko po ang anak ninyo. Huwag na huwag mo na akong tatawagin na papa dahil hindi na kita anak na hayop ka. Alfonso, tama na yan. Masailan ang pagbubuntis ng anak natin. Kaya huminahon ka. Pigil naman ni Amelia sa asawa dahil nasasaksihan ng kanilang anak ang alitan nila. Honey, maniwala ka. Hindi ko yung kayang gawin sa'yo. Mahal na mahal kita at ikaw lang ang tanging babae sa buhay ko. Kaya maniwala ka. Si Dad lang ang kasama ko sa ibang bansa, wala nang iba. Nagsusumamang pagpapaintindi ni Lincoln sa kanyang asawa. Ngunit tinalikuran lamang siya nito. Lumabas ka na at huwag na huwag ka na magpapakita pa. Dahil wala nang kasalan na magaganap at wala ka na rin nababalikan pa, Lincoln. Kaya alis! Hindi pwede pa. Bukas na po ang kasal namin ng asawa ko, kaya hindi pwede. At saka wala po talaga akong ginagawang masama. Please, honey, paniwalaan mo ko. Tumigil ka na, Lincoln. Ang sabi ko, alis na! I thought you're smart, Alfonso Madrigal. But based on what I have seen, I think you're not. And also to you, Evelyn. If you really love my son, you will trust him. But your attitude is same as your father. Seryoso nitong saad sa pamilyang Madrigal. Saka inaya ng anak na lumabas, pero bago ito lumabas ay nag-iwan muna ito ng babala. We will back after my investigation, Madrigal. Saad nito, saka na sila tuluyang umalis. Huwag mo nang intindihin pa yon, anak. Magpahinga ka na lang para lumakas ka na at na makauwi na tayo para doon ka na lang magpagaling. Puliwanag ni Alfonso sa anak, ngunit wala itong sagot na natanggap mula kay Evelyn. Napabuntong hininga na lamang ang mag-asawa, saka lumabas na muna, para asikasuhin na ang mga kailangan asikasuhin. 2 taon ni Livia na hacker ang naghanap sa may kagagawa ng peke litratong yon, na agad naman nahanap ng dalawa. Kaya naman agad nilang pinuntahan ang itinuturong shop ng salarin sa isang tagong pasilyo. Anong kailangan niyo sa akin, mga sir? Nangangatog sa takot na tanong ng isang payatot na lalaki sa 2 maskulado at matatangkad na lalaking kaharap. Habang may hawak-hawak na barel na may nakakabit na silencer. Sino ang may utos na gawin ng mga larawang ito? Seryosong tanong ni Lincoln sa payat na lalaki sabay hagis ng mga pictures na printed sa mukha nito. Hindi ko po alam sir, dahil nakamas po siya, tapos po nakasombrero. Pero matangkad po siya lalaki tapos po ay maputi. Paliwanag nito na napaihi pa sa pantalon nito. Ngunit dahil kilalang walang awa si Livion ay parang langgam na lamang nitong binaril ang payatot na lalaki. Saka umalis na sa lugar na yon at tinawagan ng mga tauhan para linisan ang kalat nito. Batid na ni Lincoln na si Jacob yon dahil ito lamang ang kilala niyang nagka-interes sa asawa nito na matangkad at higit sa lahat ay maputi. Matapos putulin ang linya ng kausap sa telepono ni Livion ay sumakay na sila ng sasakyan upang salubungin ang may atraso sa kanila. Dahil iniutos na ni Livion sa mga tauhan na dalhin ang lalaking yon sa kanilang basement. At mukhang ito pa ang pangsampung babawian ng buhay ngayong gabi. Pagkarating ni na Lincoln sa basement ng ama, ay dain ng humihiyaw na lalaki ang sumalubog sa kanilang mga tenga. Kaya naman agad na tinakbo ni Lincoln ang nakagapos na si Jacob. Saka ito inundayan ng sunod-sunod na suntok na siya nagpaubo dito ng dugo ngunit nagawa pa nitong ngumisi. Nanghihina na ito ng husto dahil sa mga pagkuryente dito ng mga tauhan ni Livion dahil hindi ito umaamin sa kasalanang ginawa. Sabihin mo, ikaw ba may kagagawa ng pag-setup sa akin, ha? Galit na tanong ni Lincoln kay Jacob habang nakatutok ang baril nito sa hita nito. Wala kong aaminin, gago! Matigas na sagot ni Jacob kay Lincoln. 2 putok ng baril ang nagpahiyaw kay Jacob dahil sa maling sagot nito ay tinamaan ni Lincoln ang magkabilang hita nito. Hayop ka, Lincoln White! Dain nito habang matalim na nakatingin kay Lincoln. Uulitin ko ang tanong ko. Kaya dapat sagutin mo ng tama. Dahil sa ulo mo na ang susunod nitong putok, okay? Ikaw ba nag-set up sa akin? Sagot! Sigaw nito sa tenga ni Jacob. Oo, ako nga. Bakit? Hiniwalayan ka na ba? Kawawa ka naman pala. Parang baliw nitong sagot kay Lincoln na nagpainit ng husto sa ulo ni Lincoln.
Kaya naman agad nitong kinuha yung malaking gunting. Saka hinablot ang dila ni Jacob sa kanya yung pinutol. Pagkatapos ay pinaulanan na ng bala na siyang tumapos sa buhay nito. Narecord naman ng isa sa mga tauhan ni Livion ang pag-ami ni Jacob. Saka yun ibinigay sa anak ng amo nila. Pagkatapos ay nilinis na nila ang kalat na ginawa ng Sir Lincoln nila. Naglinis muna ng sarili si Lincoln pagkatapos ay umalis na sa lugar na yon. Pero hindi na sumama ang ama nito. Kaya naman mag-isa siyang pumunta sa bahay ng magulang ng asawa niya. Pagkarating sa mansyon ng mga Madrigal ay agad na kinalampag ni Lincoln ang gate dahil ayaw siyang papasukin ng gwardya. Kaya naman walang nagawa si Lincoln kundi ang sumigaw para marinig siya ng asawa. Honey, please, mag-usap tayo! Sinetap lamang ako ni Jacob. Kaya please, harapin mo na ako, Evelyn! Mahal na mahal kita! Kaya parang awa mo na makinig ka sa akin at ayusin natin to! Nagsusumamong sigaw nito dahil hindi talaga siya pinagbubuksan ng gwardya. Ang bigat-bigat na nang nararamdaman ni Lincoln dahil hindi man lang siya magawang pakinggan ng asawa. Parang nakikiayon din sa kanya ang panahon dahil bigla na lamang bumuhos ang malakas na ulan. Honey, parang awa mo na, pakinggan mo ako! Huling sigaw ni Lincoln saka hinayaan na magsilaglagan ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Labis namang nasasaktan si Evelyn habang pinagmamasdan ang asawa na Kayoko at umiiyak sa gitna ng ulan habang nakaluhod sa harap ng kanilang gate. Papapasukin ko na ba siya anak? Tanong na nag-aalalang ina ni Evelyn sa kanya. Ngunit hindi ito sumagot bagkus ay bumalik na lamang ito sa higaan nito. Saka ay pinikit na ang mga mata nito. Napabuntong hininga na lamang si Amelia saka lumabas na ng silid ng kanyang anak. Sinilip pa muna ni Amelia sa kwarto ang apo nito at nang masigurong tulog na si Mark ay kumuha na siya ng payong at tuwalya saka pinuntahan ang tumatangis na si Lincoln. Ay naku Lincoln, anak tumayo ka na dyan at baka magkasakit ka pa sa ginagawa mo. Puno ng pag-aalala lang saad nito kay Lincoln saka pinayungan at pinatungan ang tuwalya sa balikat nito. Please po, gusto ko po makausap ang asawa ko. Ito po ang patunay na nagsasabing hindi po ako nagloko sa anak ninyo. Mahal na mahal ko po si Evelyn ma, kaya parang awa niyo na po. Gusto ko po siyang makausap. Nanginginig nitong saad sa ginang na labis namang ikinahabag nito. Kaya naman niyakap na lamang ito ni Amelia para kahit papaano ay maibsan ang palalamig nito. Kaya mo muna ang asawa mong makapagpalamig ng kanyang ulo anak. Alam ko mahal na mahal ka ng anak ko, kaya batid kong mapapatawad at kakausapin ka din niya. Ibibigay ko tong patunay na inosente ka sa kanya. Sa ngayon anak, ay hayaan na muna natin siya. Maraming salamat po ma. Aasahan ko po yan. Babalik po ako bukas at susubukan kausapin ulit ang asawa ko. Sige na anak, umuwi ka na para makapagpalit ka na. Saad ng ginang sa kanya na sinunod niya na lamang, saka umuwi na sa kanilang bahay. Pagkarating niya sa kwarto nilang mag-asawa, ay hinubad na lamang ni Lincoln ang suot na basang damit. Saka nagsuot ng bago, pagkatapos ay bumaba upang lumaklak muli ng alak. Hanggang sa malasing siya ng husto at pabagsak na nahiga sa sofa. Evelyn Madrigal, mahal na mahal na mahal kita, asawa ko. Muling saad ni Lincoln sa kawalan, saka tuluyan ng nakatulog. Inaapoy sa lagnat si Lincoln na nabungaran ng ama. Kaya naman agad nitong dinaluhan ng anak, saka kumuha ng bimpo para mapunasan ito. Pagkatapos ay umakyat ito sa kwarto ng anak, saka kumuha ng ipampapalit ni Lincoln. Nasasaktan ng labi si Livion White sa sakit na sinapit ng anak nito. Nahahabag din siya sapagkat paulit-ulit na sinasambit ni Lincoln ang pangalan ng asawa. Matapos mapalitan ng damit ay kinumutan niya ito sa kamarahang hinaplo sa mukha ng natutulog na anak. If only money could ease your sadness and pain, but money doesn't work when it comes to love. That's why I can't help you, my son. Tumayo na si Livion saka nito tinawagan ang kanang kamay ng anak. Para makabili ito ng gamot at para may makasama ang kanyang anak. Dumating naman agad si Jake na may dalang gamot kaya naman lumapit na ito sa kanyang amo. Saka ito inalalayan na makainom ng gamot. Nagpa-deliver na lamang ng pagkain si Livion para sa anak. Para pag nagising na ito ay kakain na lamang ito. Ngayon na kasi ang balik niya sa Amerika. Tuluyan na nga naging maayos ang pakiramdam ni Lincoln. Kaya naman bumangon na ito at kinain ang pagkain na nakahain sa mesa. Boss, gising na pala kayo. Eto, mga prutas, pinabili sa akin ng ama mo bago siya umalis. Babalik na daw ba siya sa kanila? Oo boss, kaya ibiniling ka na niya sa akin, pero siya ang nag-alaga sa'yo. At tinawagan niya lang ako para bumili ng gamot at para daw may kasama ka. Sagot nito sa tanong ng kanyang amo. Ganun ba? Sige, salamat. Jake,
nakailang girlfriend ka na ba? Muling tanong ni Lincoln dito dahil baka matulungan siya nito sa problema niya kay Evelyn. Naku boss, hindi tayo talo. Dahil babae lang ang gusto ko. Ay, sagutin mo na lang ako kung ayaw mong sisantihin kita. Nakakadalawa pa lang at magiging pangatlo si Mary kapag sinagot na niya ako. Kumpiyansa at nakangiti nitong sagot kay Lincoln. Paano mo sila niligawan? Curious nitong tanong. Dinaan ko sa harana boss. Kasi mga probinsyano yung mga naging ex ko. Pero mga minahal ko naman sila. Talagang di lang kami destined for each other. Mukha mo. Kung ganon, ay tulungan mo akong haranahin ng asawa ko para maging okay na kami. Mando nito kay Jake na ikinataas naman ang kilay nito. Dahil wala sa bokabularyo ng kanyang amo ang mga ganong bagay. Bakit boss? Marunong ka bang kumanta? Panigurong tanong naman ni Jake sa amo nito dahil baka nilalagnat pa rin ito. Dahil kung ano-ano na lang ang mga sinasabi. For your information, I know how to sing and to use guitar. Taas noong sagot naman ni Lincoln sa kaharap, kaya naman napanganga na lamang si Jake. Lalo pa nang pumasok sa bodega ang kanyang amo. Tapos paglabas ay may daladala na itong napakagandang gitara na kumikintab-kintab pa. Wow, di ko yan alam boss ha. Napakamalihi mo naman sa akin. Birong pagpaparamdam nitong sa amo, kaya naman agad itong sinapok ni Lincoln. Bakit? Nanay ba kita para sabihin ko sa'yo? Bilisan mo, maghanap ka ng pupwede kong kantahin kay Evelyn. Yung tipong mapapatawad niya ako ng dahil sa kanta ko. Kahit wala naman talaga akong kasalanan. Utos nito kay Jake na agad namang nag-search ng love song sa YouTube para makapili ng the best na kanta na bagay para sa asawa ng amo niya. Ano, may nahanap ka na? At nitong tanong kay Jake na sakto namang nakapili na. Eto, minsan lang kitang iibigin boss. Tiyak na magugustuhan niya ni Ma'am Evelyn. Saka hindi ka mahihirapan dyan. Dahil bukod sa tago sa puso ang kantang yan, e paulit-ulit pa ang lyrics kaya mabilis lang. Pinakinggan naman agad ni Lincoln ang kanta sa kaminemorya. Pagkatapos ay nag-practice na sila ni Jake dahil siya ang kakanta habang si Jake naman ang magigitara. Matapos maisaulo ang kantang iaalay ni Lincoln para sa asawa, ay umakyat muna siya sa kanyang silid saka naligo. Nag-text muna si Lincoln sa ina ng asawa at sinabi dito ang planong paghaharana sa anak nito. Na ikinatuwa naman ng ginang. Pagkarating nila sa mansyon ng mga madrigal ay pinapasok na si Lincoln ng gwardya dahil inutusan ito ni Amelia. Saka naghanda na sina Jake at Lincoln dahil nasa may salas lamang si Evelyn at nakamasid sa kanila. Habang nasa may hardin sila ng mansyon nito, iniabot muna ni Lincoln ang isang palungpong ng rosa sa asawa na tinanggap naman nito. Ngunit hindi siya inimake, kaya naman muli siyang bumalik sa labas saka naghanda na ng kanyang pagharana. Evelyn, madrigal ng buhay ko. Alay ko ang kantang to sa'yo. I love you, honey. Taos puso nitong sabi sa asawa saka nagsimula na mag-gitara si Jake. At kinanta na nga nito ang Minsan Lang Kitang Iibigin by Ariel Rivera. Damandaman ni Evelyn ang kanta sa kanya ng asawa. Hindi niya mapigilan ang kanyang mga luha kaya naman dagli niya itong pinunasan saka sinalubong ang asawang nakangiti sa kanya kaya naman napaluha na naman siyang muli. Napakatanga niya para paniwalaan ang mga peking larawan na yon. At hindi pinaniwalaan ng asawa kaya naman nagsisisi ng labi si Evelyn dahil nadamay pa ang anak nila sa maling akala niya. Tahan-nahan, mahal na mahal kita ng sobra asawa ko. I'm sorry kung napaiyak na naman uli kita. Please, honey, ituloy natin ang kasal. Nadamdaming pakiusap ni Lincoln sa asawa na tinungoon naman agad ni Evelyn. Kaya naman labis na natuwa si Lincoln maging ang ina nito. Pati na si Jake ay natuwa na din at napapalakpak pa. Mahal na mahal din kita, Lincoln. Sorry kung hindi ako nagtiwala sa'yo. I'm so sorry, honey. Lumuluhang saad ni Evelyn sa asawa, kaya naman niyakap na lamang ito ng mahigpit ni Lincoln. Saka hinalikan ng ubod ng tamis dahil sa labis na kaligayahang nadarama nilang pareho. Agad nang isinet ang lahat hanggang sa maging ready na at inaayusan na lamang si Evelyn. Wala na nga nagawa pa si Alfonso dahil napatunayan namang walang kasalanan si Lincoln. Dahil ang kanyang inaanak ang may kagagawa ng lahat. Ang kaso ay hindi niya ito mahanap para mapagsabihan sa maling ginawa. Agad na nga nagtungo sa simbahan si Lincoln para hintayin ang asawa. Para bang may mga naguunahang kabayo sa dibdib ni Lincoln ngayon. Habang pinagmamasdan ang naglalakbay niyang asawa na papalapit sa kanya. Labis-labis ang pasasalamat ni Lincoln sa Diyos dahil kahit nagsimula sila sa kasalimuutan ay nagbunga naman ito ng totoong pagmamahalan. Ingatan mo tong anak ko, Lincoln, ha? Saad ng ama ni Evelyn matapos siya nitong maihatid sa harap ng altar katabi ng asawang nakangiti. Opo pa, marami pong salamat.
Sagot nito na tinangoon na lamang ni Alfonso, saka pumunta na sa tabi ng asawa dahil nagsimula na ang pare na magsalita. Evelyn Madrigal at Lincoln White, kayo ngayon ay dinideklara ko ng mag-asawa na. Maari mo nang hagkan ang iyong kabiyak. Saad ng pare sa kanilang dalawa. Unti-unti nang ang itinaas ni Lincoln ang belo ng asawa. Saka hinagkan ng buong puso ang labi ni Evelyn na ginantihan naman ito ng punong-puno ng pagmamahal. Palakpakan ng lahat. Pagkatapos ay nagtipon-tipon ng pamilya nilang mag-asawa sa harap ng altar para sa gagawing picture taking. Sabay-sabay na nga silang pumunta sa reception para makapagpananghalian na silang lahat. Maging ang mga bisita. Sa video call na lamang na silayan ni Livio ng kasal ng anak. Kahit nang hihinayang na wala siya sa araw ng kasal ng kanyang anak, ay masaya pa rin siya dahil nakita niyang masaya ang kanyang panganay na anak. Makalipas ang siyam na buwan, ay heto ngayon ang mag-asawang White sa loob ng delivery room. Dahil iniluluwal na ni Evelyn ang pangalawa nilang anak na babae. Push pa, Mrs. White, nakikita ko ng ulo ng bata! Saad ng doktora na nagpapaanak kay Evelyn. Kaya mo yan, honey. I love you. And I'm so sorry. Masuyo nitong sabi sa asawa saka hinalikan sa noon nito. Sa isang puwersahang pag-iri ni Evelyn ay lumabas na nga ang kanilang anak. Napaluha at napangiti na lamang si Evelyn nang marinig niya ang iyak ng kanilang anghel. Matapos maputol ang pusod ng bata ay inilagay na sa dibdib ni Evelyn para sa body contact nilang mag-ina. Napakasaya nilang mag-asawa habang pinagmamasdan ang napakaganda nilang anak. Hindi din mapigilan ni Lincoln ang mapaluha dahil sa labis na kaligayahan. Para siyang nasa alapaap sa sobrang saya na nararamdaman niya. Habang hinahaplos ang maliit na sanggol na nasa dibdib ng kanyang mahal na asawa. Thank you so much, honey. Mahal na mahal kita. Puno ng pagsuyo nitong saad sa asawa. Mahal na mahal din kita, Lincoln. Sagot naman ito sa kanya. Ano pong ipapangalan ninyo sa baby? Tanong ng nurse sa kanilang mag-asawa. Evelyna Madrigal White. Magkapanabay na sagot nila mag-asawa sa nurse. Kaya naman napangiti na lamang ito sa kanila saka nagpaalam na. Matagal na nilang napagkasunduan na paghaluin ang kanilang pangalan para sa ibibigay nilang pangalan ng kanilang anak. Matapos madamitan ang kanilang anak ay inilipat na si Evelyn sa private room ng hospital. Maya-maya pa ay dumating na din ang magulang ni Evelyn kasunod ang ama ni Lincoln. Na first time ni Evelyn makitang umiti dahil palagi itong seryoso. Si Livio nang unang kumarga sa apo saka ito hinalik-halikan sa pisngi nito. Napakasaya niya na masilayan ng pangalawang apo dahil hindi niya yun nagawa kay Mark. Tuluyan na ngang iniwan ni Livion ang pagiging mafia leader. Tanggap na din ng kanyang asawa si Lincoln, kaya malaya na siyang nakakapunta ng Pilipinas nang hindi na tumatakas pa sa asawa. My turn, bala eh. Nakangiting saad ni Alfonso kay Livion na agad namang ibinigay ang apo dito. Pagkatapos ay nginitian din ito saka inilahad ang palad nito kay Livion na agad naman itong tinanggap. Labis namang natuwa ang lahat sa nakitang pagkakaayos ng dalawang ama na labis ang pagmamahal sa kanilang mga anak. Ang pag-ibig talaga ay nakakapagpabago ng ugali ng isang tao. Pwede kang gawing masama at pwede ka din maging mabuti. Katulad na lamang sa nangyari kay Lincoln. Minahal niya ng labis si Victoria, ngunit pinagtaksila lamang siya nito na siyang nagtulak sa kanya para maging masamang tao. Ngunit na makilala niya naman si Evelyn, ay unti-unti siyang bumalik sa pagiging mabuting tao. Nang dahil sa labis niyang pagmamahal para kay Evelyn. Matiwasay ang naging pagsasama ni na Lincoln at Evelyn kasama ang kanilang mga anak. Matapos mapatulog ni Evelyn ang isang taon na niyang anak, ay muli na siyang tumabi sa asawa. Napatawa na lamang si Evelyn nang sabihin ng asawa na ready na umano itong sisirain siya. Walang pag-aalilangan naman na pinagbigyan niya ang mahal na asawa sa nais nito. Dahil maging siya, ay nasasabik na din na muli mag-isa ang kanilang mga katawan. Matapos ang dalawang round, ay hihirit pa sana si Lincoln, ngunit nagising na ang kanilang anak. Kaya naman natuwa na lamang sa kanya si Evelyn. Hindi na hinayaan pa ni Lincoln na bumangon ng asawa dahil siya na ang kusang nagpatulog kay baby Evelyna. Pagkatapos niya itong matulog, ay inilapag niya na ito sa crib nito. Saka tumabi na ito sa kanyang asawa. Saka ito hinalikan muna sa pisngi. Pagkatapos ay niyakap niya na ito hanggang sa bumigat na din ang talukap ng kanyang mga mata at tuluyan na nga siyang nakatulog.